Musta? May fresh anime na naman po tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin kung natutulog ka rin nakahiga. At huwag kalimutang e-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Noong unang panahon, matapos tayong likhain ni Papa God ay sinunod nitong nilikha ang mga witches, kung saan binigyan niya ito ng mga kapangyarihan. At magsilbing gabay nga raw sa mga minamahal niyang tao. Malugod naman itong sinunod ng mga witches, ngunit sa kasamaang palad, fast forward sa kasalukuyan, ay pinagpapapatay na ng mga tao ang mga witches at hindi na nga raw nila kailangan ang mga ito. Dito na nga pinakilala ang ating batang bida, na apprentice ng isang witch na si Adonis, at ang master niyang ice witch na si Chloe, na namumroblema sa kung nasaan na nga raw ba sila. Nabwisit naman ang dalaga ng ibida ng ating bida ang cellphone nito na may GPS at pinag-alala na huwag nga raw itong gumamit ng weird gadget at baka mahanap sila. Pagmamayabang naman ni Adonis na siya nga raw mismo gumawa ng tinawag nitong smartphone kaya wala nga raw dapat ipag-alala ang master niya na matatrack sila. Pa-explain ng kaunti kung papaano niya ito ginawa at muling nagbida-bida na di rin ito kailangan ng battery para gumana. Tsaka panggurang nga lang raw ang mga mapang papel sa panahon nila ngayon, na kinabwisit na nga ni Chloe sabay batok na nga sa bida nating bida-bida. Bigla na nga lang nagbago ang mood ni Adonis at tinanong ang master niya sa kung bakit kailangan na lang nila lagi magtago, na sinagot naman ito agad na dahil nga raw sa witch siya. Since iba na nga raw ang tingin sa kanila ng mga tao ay pahirapan na nga raw buhay nila at nagbiro pa nga na tila ninja na nga raw siya imbes na witch. Bagamat nagmo-moment si Kuya Mo ay nagpatuloy naman na sila sa kanilang paglalakbay sa layon na makahanap ng lugar na pwede makimekusmekes ang mga witch. Isang lugar na payapa ng happy na sila at nang makahanap nga rin daw sila ng isang eskwelahan para dito sa bida natin. Wala nga raw siya paki sa pag-aaral, ika naman na nga ni Adonis at si Chloe nga raw ay sapat na. So type mo mas matanda sayo pagbibiro na naman nga ng master niyang tila pilit siyang pinapakalma sa sitwasyon nila. Sa isip-isip naman ni Adonis ay lubos nitong pinagtataka sa kung papaano nga raw nagagawa paring ngumiti at maging masaya nitong si Chloe sa sitwasyon nila ngayon. At dito pinabatid ang labis niyang pagkamuri sa Redia Empire, at uubusin niya nga raw ang mga tao gamit ang magic. Hanggang sa bigla na nga sila matigilan ng sa kung saan bigla na lang lumutang ang grupo ng mga tila militar na ni Radyo na nga sila na natagpuan na nga raw nila ang witch. Pamorma naman agad si Adonis ngunit pinigilan ng master niya at tutoy pa nga raw ito sa labanan, at dito na nga bomb ira si Ate Chloe ng pangmalakasang ice magic. Samantala, nakaabot na sa Emperor ng Redia Empire ang balita kung saan ikinalulungkot nga raw ni Kuya Mensahero na natalo ang squadron nila na tumugis sa Ice Witch sabay nasipa na nga ito sa mukha, habang ang Emperor naman ay lubos ang galit at di nga raw niya hahayaang makatakas ang Ice Witch. Bagamat nagtagumpay si Chloe na pigilan ang kanilang mga kalaban ay inis naman ang nadama nitong bida natin, at bakit di raw siya hayaan itong master niya na makipaglaban, sayak ang yaka naman raw niya yung mga kalaban kanina. Ano pa raw silbi ng pagturo ng master niya sa kanya ng magic kung di rin daw naman niya magagamit? Sus naman Adonis, uulitin ko pa ba, tutoy ka pa nga sa labanan, tsaka supot pa, abat may palabas-labas ka pa niyang espada mo, wala naman nakalaban. Pribat peren nga si Kuya Mo at dahil daw ba sa tao siya, at dahil sa sobrang bait nitong master niya ay ayaw nitong kalabanin niya ang mga kalahi niya. Kahit ano pa nga raw galit na nadarama ng master niya ay pilit tinatago nito nang hindi nga raw kamurian ng bida natin ang kapwa niya mga tao, dagdag pa nga nito. Gets niya naman daw yon pero di na nga raw niya matiis na wala man lang siya magawa para protektahan itong si Chloe. Inang yan, mahal na nga kita sa palagay ko, maging sino ka man, mwa. Sabay walang ano-ano'y niyakap na nga ito ni Chloe at nagsabing ako din Adonis. Bigla na nga lang naputol moment ng dalawa nang biglang nagliwanag ang paligid at tila isang mahika ang nag-activate na lubos na nga nilang kinagulat. Lalo na itong si Chloe at maging mga witches nga raw ay di ito kayang gawin, ang isang long distance teleportation magic and boom. Samantala, somewhere sa imperyo ay may paspitch itong si Gerang na emperor, quote unquote, panahon pa ng kopong-kopong ay umaasa na tayo sa mahika ng mga witches lalo na sa mga oras ng sakuna at kalamidad. Kaya naman lubos pinasalamatan natin sila at sinamba, ngunit kakibay rin ito ang takot dahil sa kapangyarihan nilang maging science ay di maipaliwanag. Pero iba na ngayon, lagi na lang ba tayong magmamakaawa at iasa sa kanila, di pa pwedeng mamuhay tayong wala sila at may dignidad, nyeta sila.
O ngayon sandamakmak na ang airships natin na sanhi ng kawalan ng bagyo sa buong Metropolitan, meron na rin tayong automatic trains na di tulad ng inang animal na mga LRT sa Pilipinas bulok, meron na rin tayong smartphones so san ka pa. Pangmalakasan na ang ating technology, at di tayo mahihina para umasa pa sa mga mekes-mekes hokus-pokus na mga yan. Oras na para supulan lahat ng witches at ipakita sa mundo na tayo ang supreme rulers. Hep hep, hooray! Isa pa, hep hep, hooray! Matapos nga ang speech nito ay binati ito ng ka-love team nito na dalagang nakapula at gandang araw ng speech ni Gurang, sabay dito na rin dumating mula sa teleportation ang bida natin at si Chloe na gulat na gulat. Sa wakas Chloe the Witch, nagkita na rin tayo ika na nga ng Emperor, ito namang bida-bidang si Adonis Recta at aki naman agad at tumakas ng araw itong si Chloe ngunit agad ding napigilan ng mga gwardiya. Na-trigger naman si ate mo at kung may halagang araw mga buhay nila ay bitawan nila ang kanyang apprentice, pangmalakasang mahika na nga ang bomb alert dito at nagtitimpi nga lang raw siya sa mga taong ito dahil kay Adonis, at ayaw nga raw niyang wala nang mauwi ang kalahi ang bida natin ngunit sobra-sobra na nga raw ang mga ito. Ngunit sa gulat ni Chloe ay bigla na lamang nawala ang kanyang mahika. Dito na nga muling nagsalita ang Emperor at ibinida ang kanilang imbensyon na nagpapawalang bisa ng magic. Lumapit na rin ito kay Chloe at dito pinunit ang damit ng dalagang witch na sinampal pa nga habang binabanggit, na sa likod ng kapangyarihan ng mga witch ay mga pepe-pepe-pepe-tsuging babae lamang ang mga ito. Maging mga Doro demonyong mga taong nasa paligid ay todo picture na nga sa kawawang witch na lubos kinagalit na nga ng bida natin. Nabwisit naman na nga ang Emperor sa kanina pa maingay na bida-bidang bida natin kaya iniutos na patayin na nga raw ito. Siyempre to the rescue naman si ate Chloe na todo nagmakaawa na nga sa Emperor at wala nga raw kinalaman dito ang bida natin, na katulad nga raw nila ay tao rin. Kinidnap niya lamang daw ito at ginawang alipin. Kaya huwag na nga raw nilang idamay at hayaang siya na lamang ang mamatay. Habang todo nagmamakaawa ang dalaga ay todo ngawa naman itong binata dahil walang magawa, hanggang sa maglabas na nga ng 45 ang gago at itinutok sa kanyang noo. Dito na nga nagpasalamat sa lahat si Chloe at nakilala nga raw niya si Adonis sabay pa flashback sa kung papaano nagtagpo ang landas nilang dalawa. Hahabol pa nga sana ng I love you si Chloe ngunit pinaputukan na ito ng Turrent Adong Emperor. Abat di pa nakontento ay pinaulanan pa ito ng sandamakmak na bala ng mga ito sa harap ng bida nating gumangawa at walang magawa. Mga wala talagang awa at muli pang nilapitan ang bangkay ni Chloe at pinugot ang ulo nito na siya nangang ibinandera nitong Emperor sa constituents niyang mga hinamungkal na animal. Habang ang bida naman natin ay binalot na ng puot at galit sa mga kaganapang kay Pait. So ayon, flash forward sa hinaharap after 10 years, ipinakita ang isang presinto kung saan nakakulong ang mga payatat na ito. Kasama na rin itong si Ate Pink ang buhok na nagngangalang Doroka na ibinigay ang rasyon niyang tinapay sa dalawang nag-aagawa ng tinapay. Lumapit naman kaibigan nito at bakit daw ibinigay nito ang tinapay niya, ika naman ni Doroka na okay lang naman daw dahil malakas pa naman daw siya. Drama naman nga si Ate Blue ang buhok at mas lumala pang araw ang mga kaganapan sa kabila ng advancement nila sa technology, panay pa rin ang digmaan at inakalang kapayapaan matapos masupil ang mga witch ay fake news lamang. Gamit ang mga puppet ay pilit pagpapalakas loob naman ang bigay nitong si Doroka sa kaibigan nawawalan na ng pag-asa, hanggang sa matigilan na nga sila ng isang gwardiya ang pumasok sa kanilang selda at hinahanap si number 218, takot naman ang nadama ng lahat at di na nga raw bumabalik ang sino mang kinukuha ng mga ito. Gulat naman ang nadama ng magkaibigan dahil si ating blue hair ang may hawak ng numerong 218. Naiyak na nga lang si Ate Blo nang pagpalitan ni Doroka ang kanilang numero at siya nangang sumama sa mga ito. Bumungad na nga kay Doroka ang isang baklang tangatanggang Eniel powder ang ginamit na pang shave, at nagulat ng malamang ibubugaw siya nito sa kung sino. Kinuna na nga siya nito ng picture nang mas end na sa customer niya, ngunit palaban itong si Ate Mo at kinagat na nga ang daliri ng baklang ito. Rekta takbo na nga si Doroka habang hawak ang nakuhang cellphone ng bakla at dito sinubukang buksan ang mga selda sa pamamagitan ng cellphone. Sa kasamaang palad ay boses lamang ng bakla ang kinikilala ng cellphone, hanggang sa makailang ulit na pagtry ni ate ay nagawa na nga nitong buksan ang mga selda nang gayahin ang boses ng bakla.
Kanya-kanyang takbuhan na nga ang mga preso habang si Doroka ay napunta naman sa isang misteryosong silid na naglalaman ng isang todo nakabalot at nakabakal malamami na preso na lubos pinag-alala na nga ng mga gwardiya ng maabyutan na itong si Doroka. Ngunit wala ng mga nagawa dahil huli na sila, at presong balot na balot ay sa kanila na ay sumambulat. Sakto habang nagpupumiglas kumawala ang bida natin ay saglitan nyo na muna like at subscribe natin lods, baka naman, hahaha, salamat. Wala nang ang sinayang na oras ang gigil na gigil nating bida at rekta pinagpapatay ang mga gwardiya sa kanyang harapan, maging si Doroka ay di nakaligtas at binaril nito. Binaril nito ang posas ng dalaga, hihi. Nagkagulo na nga sa preso at mga sundalo ay kanya-kanya nang deploy ng Makar Espande sa pagkatakas ng mga nakakulong. Panar Espande na nga rin ang pinakilalang direktor na si Yamato pati na ng vice director na pinakilalang si Yuki ang patawa-tawa lang na blonde na lalaking ito na nagngangalang Ikhout na may malarobot na katawan. Nainis naman nga itong si Yuki sa lalaki at tila papetiks-petiks nga lang raw. Huwag mo nalang pansinin ika na nga lang ng direktor at mukha man daw itong tatanga-tanga ay isa ito sa mga executive ng imperyo. Samantala, lubos na bahala at nagdadadada na nga itong si Akla dahil maging ang storage nila sa mga nakumpiskang gamit ay bukas na, naayon nga dito kay Kuya Guardia ay dahil sa babaeng nakakuha ng kanyang cellphone. iPhone 15 Pro Max fully paid nga raw yun kaya imposibleng mabypass ito ng slap soil na babae, na binara naman nga ni Kuya Guardia at nagawa nga raw magaya ng dalaga ang boses ni Manong Akla. Di naman nga makapaniwala si Akla at imposible nga raw mabuksan maging ang SS threat level long-term prisoner na chamber kahit maakman nga raw ng babae ang security system nila dahil wala siyang authority dito na lubos kinabahala na nga nito at papaano nga raw niya ito ipapaliwanag sa nakatataas. Samantala, nagmumuni-muni naman ang nakatakas nating bida sa kung saan, at dito na nga ginamit ang kanyang kapangyarihan na nagawang palakihin ang bala ng hawak niyang baril na pinatama nito sa isang building. Ito namang si Boy Robot ay pinagpapatay na lahat ng nabutang tumetakas at ibinalita sa director na wala na nga raw dito si Adonis, maging si Akla ay di nakaligtas sa lalaking may amats ayon bungo ay butas di man lang nakapigles, habang itong si Doroka naman ay lubos nag-aalala at siya raw ang koza ng lahat ng makita ang malaking bala na gawa ng bida natin. Naging laman na nga ng balita ang balang sa building ay tumama habang ang bida natin ay naglalakad sa kalye ng emperyo na tanging nasa isip ay ang sasabihin ni Lablab niya sa sitwasyong iyon, na siyang nagbigay ngiti dito at sure nga raw pipigilan siya nito. Bagamat 10 taon na nga raw ang nakalipas ay sariwa peren sa alaala ng ating bida ang boses at mga ngiti ni Chloe sa mga huling sandali nito sa mundo. I love you too na nga lang ang nabanggit ni Adonis at naalala ang huling mensahe sa kanya ni Lablab niya sabay dito nagsama ng isang higanti bilang parte ng kanyang paghihiganti. Wala nang ang sinayang na oras ang bida nating puso ay nanggagalaiti, at mga tao ay sinimula ng unti-untiin habang binabaybay na nga nito ang lungsod patungo sa kastilyo ng emperyo at hintayin nga raw siya ng pas ang inang animal na emperor. Di na nga rin magkaundagaga ang mga sundalo maging itong si director na tinanong kung naipasa na nga raw nila ang balita sa emperor. Ayun naman kay Kuya Kanang Kamay ay sinubukan na nga raw nila ngunit naharang daw at pinabatid ng reyna na may sakit nga raw ang emperor. Kaya naman isinakamay na lamang ng director ang disayon at idineklara ang state of emergency. At dito iniutos na ipadala lahat ng air ground support nila sa laban pati mga sundalo nila nang mapigilan ang ating bida. Mula sa malayo ay natanong na nga nila ang higanti at dito nabalitaan ang tungkol sa nawawalang quill o panulat na weapon nga nitong si Adonis kaya napagtantong gawa ito sa mahika ng bida natin. E di mas okay ika na nga ni Director sabay hinanap ang magic photon suppression device na pangontra sa magic na ginamit nila 10 years ago. Ayon naman kay Kuya Extra ay nasa underground storage raw ito ngunit di sila sigurado kung gumagana pa raw ito. Ipinaubaya na nga ito ng director kay Yuki at emergency na nga raw ito. Sa unti-unting paglapit nga ng ating bida ay unti-unti na ring bomb iron ang atake itong mga sundalo, na tinalo pa stormtroopers sa Star Wars sa katangahan sa pag-target at wala man lang tumetama na bala sa ating bida, sabay ribat naman na nga ni Adonis na siyang bomb asek lang sa mga ito. Eksena na nga si ating narrator at sinabi na ang pagkakakulong nga raw nitong bida ng 10 taon ay hindi nasayang. Imbes ay nagsilbing daan para mas mapalawig pa nito ang kaalaman ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtitraining ng kanyang isipan sa nasabing kulungan at pinagplanuhan ang pagpatay sa buong sangkatauhan.
Since ding araw ito witch ay gumagamit ito ng written style summoning magic sa pamamagitan ng kanyang quill o panulat, na imposibleng araw ma'am Aster kung wala kang magaling na teacher. Sa tinding araw ng galit nito ay wala itong nakikitang pagkakaiba sa mga tao noong nakaraang 10 taon na mga tao sa kasalukuyan na uubusin ng araw nito't papatayin. At ayon na nga, muling nag-summon at sa pagkakataong ito ay isang kambal na ratatat revolver, sabay na kangising pinagraratrat na nga lahat ng taong abot ng kanyang mga bala. Tila baliw na nga ang bida natin at ang gandang araw tignan ng mga nakabulagtang sangkatauhan ngunit mga luha sa kanyang mga mata ay di na malayang umaagos na. Dito na nga siya naspota ni Boy Robot at kinumpirmang si Adonis o tinutukoy nilang Witch Apprentice, nalulan nga raw ng higanti sa mga kamay nito, kaya naman iniutos na ng director sa mga jet fighters na atakihin na ito asap. Sunod-sunod na bomba na nga ang ibinato ng mga ito sa bida nating binatilyo, pew 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 dito, boom 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 doon so ayon, bida natin ay tumilapon. Samantala sa kung saan, todo effort naman itong si Ate Dor Okamo na tinutulungan ang mga tao, at muli, sinabing siya nga raw ang dahilan ng mga ito kaya pipigilan nga raw niya ang bida natin. Si Kuya Adonis mo naman heto nakahilata sabay Emperor ay pinakita na rin na nakahilata, na nagising mula sa pagkakatulog at maingay nga raw sa labas. Huwag nga raw itong mag-alala ika naman itong masikasong misis niyang sexy na mabait pa. Na malaman-laman na lamang natin kalaban pala na kinokontrol lamang ang Emperor na all this time witch din pala tas kapatid ng bayaw ng lolo ng pinsan ni Magtanggol tas Cardo Dalisay ay sus inay, hahaha. Lubos nang hihina na nga itong Emperor na may sakit na ngang wala raw lunas kaya malapit na nga raw ang kanyang oras. Ito na raw ata ang karma at sumpa sa kanya ni Papa God sa kanyang mga nagawa ngunit wala nga raw siyang pinagsisisihan dahil para naman daw ito sa sangkatauhan. At wala nga raw kasaganahan hanggat witches ay kanilang inaasahan. Di nga raw matututo ang mga tao kung laging nagpapauto at walang lugar ang magic sa mundong ito, kaya tama lamang raw ang kanyang ginawa dagdag pa nga nito. Sabay nagpasalamat sa kanyang reyna at ito nga raw nagsilbing bulaklak sa mundo niyang puno ng pagkawasak. Samantala, habang lumalandi si Manong Emperor ay lubos naman ang pagkabahala ng kanilang hukbong militar at naubos na nga raw ang kanilang mga pinadalang tauhan. Dito na nga dumating sa eksena itong si Dor Oka na subok pinigilan ang ating bida na pumatay pa, na agad naman ngang namuka ng ating bida. Tama na, dami mo nang binawian ng buhay at pinatay, na namumuhay lang naman sa emperyo ng tahimik at matiwasay, ika na nga ni ate mong pasaway. Sinabi rin ito na mga inosente raw ang tao, na tila mas nagpagalit patuloy kay Adonis kaya ayon, Tin Iris si kuyang hawak nito. Nalubos kinagulat na nga ng bida-bidang dalaga. Inosente ba kamo, Bob ong ina mo ka, wala ka nang ang like at subscribe este wala ka nang ang ambag boboses ka pa, ano alam mo sa pinaglalaban ko, at ang pinanggagalingan ng galit ko sa mga tao hype na yan lahat yan kalaban ko. Hanggang sa matigilan na nga ito nang banggitin ni Ate Dor Oka ang pangalan ni Chloe at hindi nga raw magugustuhan ng master niya ang mga pinaggagagawa niya. Na-trigger na naman nga si Adonis na lubos ng lisek ang mga mata at huwag na huwag nga raw mabanggit-banggit ni ate ang pangalan ni Chloe. Ano raw ba paganap nitong knight ang babae na ito? Pinadala raw ba ito ng mga tao para linlangin siya? Sa bagay ganoon naman daw talaga mga galawan ng tao. Madumi, di marunong lumaban ng patas, kunoy sila ang batas. Kung di nga raw sana sila dinaya dati ay buhay pa nga raw sana si Chloe. Kaya wala kang alam na kung sino ka mang pesteng babae ka pang gigigil na nga nitong bida natin sa bida-bidang dalaga. Kilala nga raw ang pangalang Adonis sa mundo ng witch dahil ito ang ipinangalan ng pinakamalakas na witch sa kanyang apprentice, at lahat nga raw sila na mga witches ay alam ito. Witch ka? Ika na nga ni Adonis sabay sinakal na nga ang dalaga. Hype ka di ka talaga titigil sa mga kalokohan mo gusto mo finish ko na life mo dito. Ngayon papanggap ka naman na witch eh sa patay na nga lahat ng witch tanga. Paliwanag naman si Dor Oka na nakaligtas nga raw sila sa witch hunt, ribat naman ang galit na galit mong kuya at sa bakit di nila niligtas ang kapwa nila witch at hinayaan lamang itong mamatay. Sorry na nga lang nabanggit ni Dor Oka at noon daw kasi desperado silang lahat na makatakas. Ano pa nga raw magagawa ng sorry nila kung patay na si Chloe? Bumuzas na naman nga si ate at sinabing ibabalik nga raw nila si Chloe na kinatahimik na nga ng bida natin sabay pamorma na at napupuno na sa babae. Todo paliwanag na naman nga si Dor Oka na nagpunta nga raw talaga siya dito para iligtas itong si Adonis, nang magawa raw nilang muling maibalik si Chloe, at si Adonis nga lang raw ang makakagawa nito.
Dami nang ang dada ni ate habang si Adonis ay tanging galit ang nadarama hanggang sa matigilan na nga ito nang hayaan na lamang siya ng dalaga na gawin ang nais niya, at naalala nito si Chloe sa dalaga. Dito bumigay na nga ang marupok na may kalungkutang puso ng ating bida at kung talagang magagawa nilang maibalik si Chloe. Oo naman nga si Doroka at niyaya na nga itong bida natin at di na nga raw siya nag-iisa. Kung kailan kumalma na nga si Adonis ay siya naman ngang pagkabaril ng dalaga sa kanyang harapan, nakagagawa ni Boy Robot sa kung saan. Palike at subscribe na rin Lods bago pa man magwala na naman bida nating baliw. Hahaha. Salamat. Boom, pa-flashback na nga sa nakaraan nitong si Doroka noong panahon ng witch hunt. Kung saan lubos na nga nilang pinagtaka ang basta na lang pag-atake sa kanila ng mga tao. Dito na nga rin bumungad sa kanila ang makina na ito na ayon na nga dito kay Ate Pikit ay nagpapawalang bisa ng kanilang magic kaya pilitin man daw nila man laban ay wala din namang patutunguhan. Iminungkahi na nga lang nito na umalis na si Doroka at ibalita ang mga kaganapan sa binanggit nitong Madam Ophelia. Bata ko lang sama na tayo ika na nga ng natatakot na dalaga. Sus ka naman Doroka, kita mo ba may tama na ako sa likod, ano uugod-ugod pa ko sasama sa'yo, mamamatay na nga ako, o eto, dalhin mo tong manika ng malibang kasadaan, basta sundan mo lang yung Star of Revelation tas may madadaanan ka mountains dyan sa tabi, takbo ka slight then mararating mo na mansion ni Madam Ophelia, okay? O sige na takbo na, nandyan na sila, babarilin na ako, bye. Takbo na nga si ate mo sabay balik na sa present time kung saan nakahilata na nga ito't na baril. To the rescue naman nga si kuya mo at muling tinanong si ate kung papaano nga raw nila magagawang ibalik si baby Chloe niya. Ngunit bago pa man nga muling makapagsalita si Doroka ay may dumating na namang grupo ng mga kalaban na agad na ngang pinagraratrat ang dati ng may tamang dalaga. Buisit na yan, yan lang ba role mo ate sa palabas na ta, tagasalo ng mga bala ina mo, sayang oras ko sayo. Sa buisit nga ng bida natin ay dadamba na naman sana ito ng atake, pero inunahan na ng mga praning na sundalo at pinagbabaril na nga siya ngunit sa gulat nila ay ibinalik niya lamang lahat ng mga atake nila. Maging si Boy Sniper ay walang nagawa at higanteng bala na nga ang ibinalik sa kanya. Pesting mga insekto, kala nyo ba matatalo nyo ako, ika na nga nang nanggagalaiti nating bida, kala nyo mamumuhay kayo ng payapa pakitapos nyong patayin lablab ko, pakyo kayo gago. Uy, sinabi niya po talaga yan, kahit panuorin niyo po full episode, haha. Samantala, lubos namang nababahala na itong director at sa isip-isip ay bilasan na nga raw nitong si Yuki na inutusan na nga niyang puntahan ang makinang nakakapawalang bisa ng magic. Nagawa naman na nga itong matunto ni ate Yuki mo ngunit mas inuna pang ang kiligin at may matutulong na nga raw siya sa kuya niya. Ngunit sa kasamaang palad ay bumungad sa kanya ang grupo ng mga scientist na ito at di nga raw nila pwedeng i-activate ang machine. Rekta tawag na nga ito kay Director Yamato at dito ipinaliwanag na sa kabila nga raw ng naging tulong ng makina na ito sa nakaraang witch hunt ay may kaakibat nga raw itong epekto na hindi nila sinabi. Kung saan ang nilalabas na particles nga raw nitong makina ay nagsasanhi ng pagkasira ng cells ng sinumang nasa palibot nito, na napagtanto rin agad ni Director Yamato gawa ng mga nagkasakit nilang sundalo 10 taon na ang nakakaraan. Maging sila nga raw ay di maipaliwanag. At ang nakikita nga lang raw nilang dahilan ay ang particles na nilalabas ng makina ay may epekto sa katawan ng mga tao. Sa kasamaang palad nga raw ay wala ng witches sa kasalukuyan para muling balance iyan at ibalik sa dati ang kanilang kapaligiran, at unti-unti na nga raw na nawawasak ang kalikasan. Kung sakali nga raw na i-activate pa nila ang makina na ito at ma-expose muli ang mga tao sa mapaminsalang particles nito ay kitikits na nga lang raw every November 1 sa kanikanilang puntod. Gusto mo pa sample? Tignan mo nang yar sa Emperor, di ba inasawa na kama niya, bida-bida din kasi pab-ibong hype na Emperor na yan. O ngayong alam nyo na, alis na at magmamadyong pa kami. Bagamat todo explain na nga sila ate scientist ay wala peren talagang paawat itong si ate Yuki at tumakbo na nga papunta sa makina. Natanging nasa isip ay ang mai-activate ang makina at mas importante nga raw ang kinakaharap nilang panganib. Wala naman ngang nagawa na itong si ate scientist kundi paalisan na ang mga kamadyong niya at sinundan na nga ang bida-bidang si Yuki. Pilit pagkumbinsi peren nga ito kay Yuki ngunit wala, pinish peren ni ate Yuki mo na ma-activate ang makina sa kabila ng mga babala nila. Samantala, matik naman na nawala na nga ang magic ng ating bida na kinagulat na nga ni Director Yamato, at kala daw ba niya di nila i-activate. Ay wow, tanungin mo tong buisit mong bida-bidang kapatid.
O ngayon dismayado si Gaga. Focus ka na lang dyan at ano pa ba hinihintay nyo, Pasko, Diyos ko mga buwisit kayo. Wala naman na ngang sinayang na oras si Director Yamato at pinalusob na ang kanyang mga sundalo. Takbo na nga lang si Adonis at wala na nga siyang magamit na magic ngunit talagang nilapitan siya nitong isang sundalo at dito rekta pinugutan ang walang lab ang nagmahal lang naman. Nagbunyi na nga ang lahat ng makita ng mga kapwa sundalo nito na daladala na ng bida-bidang sundalo ang ulo ng Witch Apprentice. Todo celebrate na nga sila at nairaos na ang kaguluhang paganap ng bida natin. Inanunsyo na nga ng director sa lahat na matagumpay na nga raw nilang natalo ang kalaban at good work nga raw sa lahat. Ngunit huwag nga raw silang pakisiguro muna at kumpirmahin muna ang pinsalang nagawa sa kanilang nayon at e-secure na nga raw ang katawan ng ating bida. Ayon naman sa director ay masyado pa nga raw bata ang nakapatay sa Witch Apprentice. New recruit nga raw ito mula sa Armored Foot Soldiers ika naman ni Kuya sa likod at ng bandang hahanapin na sana nito ang profile ng sundalo ay binara ito ng director at unahin na nga raw ang kalagayan nila Yuki at ni Director Theta yung scientist kanina. Samantala, ayon, duguan na nga ang dalawang babae gawa ng exposure sa makina na kanya-kanya na nga sa kanika nilang mga stretcher. Abat akalain mo yun talagang bumangon pa itong Emperor makapag-speech lang ukol sa nakaraang mga kaganapan na gagawa nga naman ng pagiging bida-bida sa politika Josco Philippines S.U. Quote-unquote, magic survived, those abominable occult arts still remained in this world, that boy we took from the witch's hand 10 years ago has been unleashed upon the world, it's the worst possible outcome, this is truly a disaster. Long-term prisoner and witch apprentice, Adonis, despite being human like us, that fiend was a remnant of the terrible old world enthralled by magic. Even after 10 years we have failed to determine how he used magic as a human, looking back I cannot help but feel enraged that I allowed him to live. But fear not, my people. This is Radia, the pinnacle of the world, the power of science that we have acquired and our iron-willed troops will yield to no evil. Let the flames of pride burn in our hearts, be proud you were born human in the Redia Empire. The old world is gone, God is dead. This nation is now God. Sabay pos na nga ni ate mo sa pinapanood at pa-English-English pa daw ang pota. Ayon naman nga dito sa teacher nila ay marami-rami nga raw sa mga kaklase nila ang namatay, ngunit sa kabila nga raw ng masamang balita na ito ay tuloy pera ng kanilang exams bukas at mag-move on na nga raw sila ay wow matindi di tulad sa Philippines umulan lang wala na klase, hahaha. Taas kamay naman itong si kuya at tinanong kung bakit raw ba pumanig sa witches itong witch apprentice kung tao naman daw ito. Aba malay ko mang tanga naman tanong mo kaya ka laging bagsak, o siya, piena, magpalit na kayo damit ika na nga ng teacher. Isang babaeng estudyante naman ang lumapit kay ate kanina na nag-YouTube at sinabing nakita nga raw niya ang ginawa nito. Nabwisit naman si ate nakaupo at niribat ng katarayan ang lumapit na dalaga hanggang sa umalis na nga lang ito. Pakalabas ay dumiretso na rin si ate Mata Ray sa labas at doon nag-alay ng bulaklak sa mga namatay gawa ng nakaraang labanan. Dito na rin ito nagpahatid ng kanyang paumanhin sa tinukoy nitong Tukuma. Na baka kinakamurya na nga raw siya sa kabilang buhay sabay pa flashback sa nakaraang trahedya. Kung saan walang pag-aatubiling iniwan nito ang kanyang jowa na naipit sa isang semento at tinalo pa runner sa pagtakbo. Tas ngayon sa kung anong di maipaliwanag na kalandi ang taglay nito ay may pa-blush pa nga itong nalalaman at ang hot nga raw ni Kuya Adonis mo. Bigla na nga lang itong nagulat nang biglang lumutang sa kanyang likod ang isang lalaki. Natarante na nga si Ate Makati at nagmamadaling i-delete ang mga picture ng Witch Apprentice. Hala si Ate okay lang yan huwag mo na i-delete na hiya ka pa, huwag mo na lang sabihin sa iba para di ka mapatrouble ika na nga ng lalaki. Nabahala si Ate dahil nakita nito ang insignia ni Kuya na tauhan ng kanilang gobyerno, ngunit huwag nga raw mag-alala si Ate pagpapakalma naman ni Kuya sabay nagpaalam na nga ang malandi este Makati este si Pabibi. Pakaalis na pakaalis nito ay tumawag naman agad ang nagpakilalang si Oz sa kanyang mga tauhan at abangan na nga raw nila ang isang high school student na na-empluensyahan ng terorista na si Adonis. Dito na rin dumating ang isa sa mga tauhan nito na ibinalita dito na tapos na nga raw ang kanilang final check. Pinakita na nga na director ito ng kanilang National Intelligence na si Chief Oz Gorgeous, nakausap sa kabilang linya ang chief investigator ng kanilang agency na si Charmy na todo nagrereklamo dito at asan daw yung transfer request niya sa ibang ahensya at napapagod na nga raw siya sa mga trabaho ng kanilang ahensya lalo na't may boss siya na lagi siyang nilalandi at minamanyak.
Anyway, ika na nga nito, dumating na raw yung mga analysis reports nila kaya bumalik na nga raw itong si Chief Oz, at dito nga raw nila nalaman na ang katawan ni Adonis na kanilang na-recover ay peke pala sabay pekite sa bida natin na damilat sa kung saan man ito ngayon. Sabi ko na may something kanina kay Ate Sundalo na namugot, kaya like at subscribe ka na Lods, para sa mga susunod, hahaha, salamat. Siyang tunay nga sa kung saan ay buhay itong nagpipipti-pipti nating bida na napapalibutan ng mga kababaihang ito, na natataranta na nga't wala nga raw makakasurvive sa tinukoy nitong heterophase transfer. Tirik na nga mata ni kuya mo sa sakit at nagkokombulsyon hanggang sa may lumapit na sa kanila na isang matandang nagngangalang si Madam Ophelia, at huminahon nga raw sila sabay ginamitan ng mahika si Adonis nang bumalik na nga raw ang wisho nito. Mga alaala ni Chloe na nga ang nag-flashback sa isipan nito at nagpakalma dito, pinakita na rin POV niya noong nakaraang laban kung saan sabi ko na witch itong si Ate Sundalo, na nagpakilalang si Anna, na siya nangang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagduplicate ng kanyang katawan, sabay rekta binalot na siya sa isang malamami na bola-bola at ipinadala sa kung saan habang maluhaluhang naiwan itong si Anna at namatay nga si Doroka. Nagising na nga ang ating bida na lumuluha at lubos ng hihina, sabay nakatanggap ng yakap mula kay Tanda. Tinaraya naman ito ni Adonis at sino daw ba itong amoy alkempor na ito? Ayon naman kay Tanda ay nasa Nation of Witches nga raw itong bida natin. Umikot na nga si Adonis sa lugar ng naka-wheelchair at dito nakita ang sandamakmak na Chicks Este Witch na naninirahan dito. Nagulat naman ang ating bida nang malaman na kakilala ng mga taga dito si Chloe na ayon sa mga ito ay naging mabait sa kanilang lahat kaya kahit papaano ay napasmile na rin ang suplado nating bida. Kalaunan nga ay muli na naman silang nagkita ni Tandang Ophelia at dito pinilit tumayo. Pinigilan naman ito ni Madam Ophelia at ang tinahak na biyahe nga raw nitong si Adonis ay lubos nagbigay stress sa katawan nito. Dito na nga napagtanto ni Adonis na ito ang responsable sa naging biyahe niya kaya tinanong kung ano daw ba nais nito. Nagkwento na nga si Tanda tungkol kay Chloe at ito nga raw ang pinakamalakas nilang witch, pinakamatalino, at bukod sa lahat ay pinakamabait. Ngunit sa kabila nga raw nito ay tinakwil siya ng Witches Nation. Tinakwil ng Witch Nation o pinaalis mo dahil sa nagturo ng magic sa isang tao singit na nga ng bida natin sa mga dadanang matanda na lubos kinagulat na nga ng amoy alkempor na matanda. So sinabi sa'yo ni Chloe ika na nga ni Madam Ophelia. Walang nagsabi sakin, amoy na amoy ko lang talaga kamalditahan mo ribat na nga ng ating bida. Kwento na naman nga si Madam Alkempor mo este Madam Ophelia mo na ang magic ng mga witches ay mahahalin tulad na sa kanilang kaluluwa. Na nagsisilbing representasyon ng kanilang pananampalataya na ibinigay sa kanila ng Diyos may kapal para gabayan ang sangkatauhan. Di nga raw ito simpleng bagay lamang para ituro sa mga tao. Hanggang sa kumuha na nga raw ng apprentice na tao itong si Chloe na lubos nilang kinabahala. Hanggang sa huli ay pinilit nga raw nilang bumalik itong si Chloe at iwanan na lamang ang apprentice nito, ngunit hanggang sa huli ay sorry lamang ang natanggap nila mula rito. Sinupladuhan na naman nga ito ng ating bida at tapos na raw ba ito sa mga drama nito, at ano daw ba kailangan nito daming H.A. Borche? Dito na nga inilabas ng matanda ang kanyang quill na nagpatayo sa nanghihina nating bida. Tabi dyan tang ina, ika na nga nito sa parang harang na extra at sinalo na nga ang quill niya. Ginawa yan ni Chloe para sayo diba tanong naman ng matanda sa ating naluluhang bida. Ribat naman si Adonis kung nagtatanga-tangahan lang ba talaga itong matanda o talagang tanga lang, tsaka ano Ophelia, mababalik nyo ba talaga si Chloe o hindi daming mga pasakali paghahampasin ko kayo titi. Oo naman si Madam Ophelia mo na kahit papaano ay nagbigay ngiti na nga kay Adonis, hanggang sa nagulat na nga lang ito nang makita ang kalawakan ng outer space. Paliwanag naman ni Madam Ophelia na wala nga raw sila sa Earth. At 10 taon na nga raw ang nakakalipas mula nang makarating sila dito na siyang naging mapayapang tirahan ng mga witches, at tinawag nitong Lunamilia. May patur pang ang ganap si Tanda at ipinakita ang libingan ng mga yumaong witches at kung ano-ano na naman na kwento chu-chu-chu bla 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 puro dadakala ata bata ang ating bida na madadala niya sa istorya. Kalaunan ay dinala na nga siya nito sa isang puno na tinawag nitong mito, at tinanong na nga ang bida natin kung nakakita na daw ba ito ng mito dati. First time nga raw niya ika naman ni Adonis at di nga raw mahilig magkwento si Charlotte ukol sa mga ganito. Kwento na naman nga si Manay Ophelia mo na unisex nga raw ang mga witches, di tulad ng mga tao na kailangan pa ng kachoy-tsakan para makapagparami,
Sila na mga witches ay pinapanganak sa pamamagitan ng mga puno na ito. Nag-iisa na nga lang raw ang puno na ito, ika naman ni Ophelia, at sinunog na nga raw ng mga tao ang iba pang puno ng mito sa Earth. Natigilan naman si Adonis nang makakita ng chicks sa puno na tila kahawig ni Lablab niya, sabay tinanong na nga ang matanda kung si Chloe daw ba ito. Pinabulaan na naman ito ng matanda at katawan nga lang ito na naghihintay ipanganak, at kakailanganin nga raw nila ang kapangyarihan ni Adonis nang maging si Chloe ito. Ano ibig mo sabihin, tanda ika naman nito kay Ophelia? Nagpaliwanag na nga si Madam Ophelia na ang magic nga raw ay sinasabuhay lamang ang iniisip ng sinuman sa mundo, at ang written style summoning magic nga raw ni Adonis ay kayang maisakatuparan ang anumang iniisip ng gumagamit nito, pero nakadepende pa rin daw sa lakas ng gumagamit nito. Example nga raw, ang memorya. Mga memorya ni Chloe na pwede niya ilagay sa puno na maaaring magbigay daan sa muling pagkabuhay nito. O siya, sabihan mo na lang ako pag handa ka na, sabay nagpaalam na nga ang matanda sa kanya. Naiwan na ngang nagmumuni-muni itong binata hanggang sa lapitan na siya nitong si Anna, sobrang lapit na napatayo ang ating bida at di nagustuhan ang nakita sa palda. Wala man lang daw ba itong sasabihin sa kabila ng pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka? O bakit kasalanan ko ba yun, ika na nga ng ating supladong bida? Paplano-plano kayo, tas noong nagkaaberya ako sisisihin nyo, dagdag pa nga nito sa paiyak-iyak na dalaga. Kung ano-ano na nga dadani ate Ana mo, kesyo napakamasarili nga raw ng mga tao. Swerte nga raw nitong si Adonis at magagawa niyang ma-resurrect lablab niya, at nagsisisi na itinaya ang kanilang buhay para nga raw dito kay Adonis. Natigilan naman ang ating bida at rumbat kay ate. Bakit ba kamo, di ba kaya nyo ako niligtas para buhayin si Chloe, na kinagulat na nga ni ate Ana mo sabay pa flashback kung saan may pa-warning si Doroka bago ito mamatay, na umalis na nga raw agad sila Adonis at Chloe sa Witch Nation at gagamitin lang sila ng mga ito. Pangmalakasan patirahan nyo dito, sa nakakahinga naman kayo sa outer space, halatang halata naman na ginawa nyo ito para kulungan ng kung sakaling mga makikidnap nyo na tao. Natuturuan nyo ng written style summoning magic para lumaban para sa inyo, dahil barely na lang at pa-extinct na kayo. At syempre kakailanganin nyo ang mga quill na tanging si Chloe ang nakakagawa, at syempre kakailanganin nyo rin ako dahil ako lang makakabuhay dito, o ano, gulat ka no, tang ina mo. Gulat na nga si ate mo sa mga narinig nito at lubos na atarante na nga. At ano daw ba gagawin ng ating bida? Todo nagmakaawa na nga ang nabuking na witch at tulungan nga raw sila, kundi sayang nga raw ang pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka. Ate relax, napaghahalata ka masyado, bubuhayin ko peren si Chloe syempre, pero kung sakaling tanggihan kayo ni Chloe ay wala na ako magagawa, uubusin ko lahi nyo mga pabibing hype kayo. Kalaunan nga ay dumiretso na sila sa seremonyas na magbabalik kay Chloe sa tulong nga ng ating bida. Todo outfit na nga ang mga tanga, habang si Adonis ay ram-ekte na sa kanyang spell at pinalabas lahat ng memorya ni Chloe. Unti-unti na nga itong pumasok sa katawan ng dalagang nakasilid sa prutas ng puno ng mito, at dito napa-flashback na naman ang ating bida sa mga memories nila ng lablab niya. Noong mga panahon na tinuturuan siya nito ng constellations, na tila kahapon nga lang raw ika na nga ni Adonis. Pati mga panahon na supot pa siya at nakita niya itong naliligo, at dito nakita ang sandamakmak na peklat ng dalaga. Hala, si Adonis naninilip na, o pagbibiro na nga sa kanya ng dalaga, hanggang sa nang bandang aalis na nga sana siya ay bigla na lamang niya narinig ang iyak ng dalaga at nagpapasalamat sa kanya, sa di niya pag-iwan dito at sinamahan siya. Lahat ng memoryang ito ay napunta na nga sa prutas, habang itong bida naman natin ay pang-isingisi na at ninanamnam ang mga naalalang moments kasama si Chloe. Hanggang sa nagising na nga si Chloe sabay ng pagliwanag ng prutas sa kanilang harapan. Gumuhit na nga ang tuwa sa kanilang mga mukha habang bumababa ang katawan ng dalaga mula sa prutas ng puno ng mito, pero wait, bakit pink ang buhok ng dalaga na lumabas mula dito? Hala, asan si Chloe? Bakit parang si Doroka lumabas sa prutas? Like at subscribe ka na rin muna, Lods, pampalubag loob doon sa nahambalos na dalaga kanina na parang harang, hahaha, salamat. Umiiyak na ngang binanggit ni Adonis ang salitang I love you na mensahe nito kay Chloe, at hinding-hindi nga raw niya ipararanas sa lablab niya ang paisting walang kwentang mundong ito, kaya naman imbes na si Chloe ay si Doroka na nga ang binuhay nito, na lubos kinagulat na nga ng mga witches. Maging si Doroka ay nagulat din ng makita na nasa kanlungan na nga siya ng ating bida, at napagtanto na nasa Luna Milia siya nang makita sila Madam Ophelia.
Lubos nagtaka na nga ito at bakit daw ba siya nandirito, at ang huling naaalala nga raw niya ay nabaril na siya sabay na bulantang na nga nang makita na hubot-hubat siya sa harap ng ating bida. Agad lumayo na nga si ate mo at nag-sorry sa bida natin dahil nakita daw nito ang bowl niya at alisin na nga raw nito sa memorya niya ang mga nakita. Dami mo sinasabi, o ayan magdamit ka na, niligtas mo ko sa Redia Empire kaya patas na tayo ngayon, ika na nga ni Adonis sa nagtatakang dalaga. Di na nga natagaw ni Madam Ophelia mo ang kanyang pagkainis at di nga binuhay ni Adonis si Chloe, at imbes ay si Doroka ang binuhay. Sa kabilang araw ng pagtulong nila dito, pagsasakripisyo tas pagtugon nila sa mga sugat nito, ay ito pa raw ang igaganti sa kanila ng binatang ito. Maging mga witches sa paligid ay nakisosoo na nga rin, at ano pa nga ba daw ang aasahan nila sa isang pipitsuging tao lamang, na walang utang na loob at pagmamahal sa master nitong si Chloe. Maging si Doroka ay napagbuntunan na nga rin ng pagkadismaya ng mga ito at tinanong kung may mga sinabi daw ba ito sa bida natin. Di naman nakaimik ang dalaga kaya sumingit na sa eksena si Adonis. Ang dadaldal nyo, lalo ka natanda, di ko bubuhayin si Chloe at disas yun ko yun. Kung may angal kayo edi miyaw, ano magagawa nyo? Aba-aba, bida-bida ka na boy ah, baka nakakalimutan mo, tao ka lang, ika na nga ni Tandang Ophelia sabay nagulat na nga nang makita ang mga kakaibang liwanag sa kanilang paligid na kinangisi na nga ng ating bida, sabay pinakita ang tila isang tracker na tinanggal nito sa kanyang katawan, and boom. Siyang tunay nga ay nagsilutangan na ang mga sundalong tao sa kanilang paligid na inuna na ngang sunugin ang natitirang puno ng mito tree na tanging paraan para makapagparami ang mga witches. Dito nga rin bumungad sa kanila si Director Yamato na todo naka-armor na tinrastok agad ang bida natin. Grabe naman siya, wala man lang ba pa thank you dyan, at sinadya kong magpatrak sa inyo, ika na nga nang nang-aasar nating bida. Samantala, respo naman sana agad si Ate Ice Witch sa nasusunog na puno, ngunit binisek lamang ng isa sa mga sundalo ayon na First Blood. Santa Maria, sigaw na nga ni Madam Ophelia mo na pangalan ng isang witch na agad nagbigay armor na nga sa kanilang mga witch. Nagsimula na nga rin maglaban sila Director Yamato at Adonis, at dito nadali ang mukha ng ating bida, ngunit naaga naman ni Adonis ang dalang baril ng kalaban. Pang-isingisi na nga ito at pinagbabaril ang director, ngunit may kakapalan ng armor nito kaya armor lamang ang nadadamage. Ano na kuya, kala ko ba papatayin mo ko, ika na nga nang nang-aasar nating bida na natigilan na nga nang umeksena itong si Doroka. Samantala, kawawa na nga ang mga sundalo nang magsimula ng lumaban ang mga witches. Isa na nga dito ang malanding ahas mong friend este ahas na witch na pinagkakatay na nga ang kalaban nito. Dagdag na nga rin itong si Ate Gem Witch na pinatigas lahat ng titigas kila kuya. Di rin nagpahuli si Ate Mambabarang at kinulam ang mga sundalo, kaunting pana rin mula kay ate, at kay ate na descendant ni Hashirama Tenju. At syempre papahuli ba naman itong bida-bidang matandang ito na pinalutang lahat ng sundalo sa kanyang paligid, sabay inipon sa isang malaking bola na kalaunan ay pinisak tila isang kuto, na durodemonyong ngisi na naman nga at napakahina nga raw ng mga tao. Di naman nagtagal ngiti nito nang makita ang pagdating ng mas marami pang resback ng mga tao, kasabay ng unti-unting pagbawas ng kanyang mga kasamahan, at napagtanto ang plano ng mga tao na i-outnumber sila. Samantala, somewhere sa Earth ay pinakita na nga ang payat at nanghihinang katawan ni Director Theta na bilang na nga lang raw ang oras sa mundo, at na-expose nga last time nang i-activate nila ang makinang nakakapagwalang bisa ng magic, kung saan ginigisa na nga nitong si Kalbo at bakit daw may mga witches pa. Dito na nga may pa-presentation si ate mo na nagpaliwanag na sa nakaraang witch hunt nga raw ay nagawang makapunta sa space ng mga nakatakas na witches gamit ang kanilang mga satellite, sabay nag-sorry at di nga raw nila agad nalaman ng mas maaga. Anong sorry-sorry edi, sana may buhok pa sana ako ngayon kung di ako na-stress ng ganito, pisti kayo. Agency nyo na nga pinakamalaki ang allocated budget, tas ganyan pa trabaho nyo, ayusin nyo, pag-uumpugin ko kayo, ika na nga ng gigil na Kalbo. Kulang pa kakaramput mong buhay para mabayaran ang kapalpakan nyo, dagdag pa nga nito. Ingay mo taba, banggit na nga ng pang-ising-ising kulot na pinakilalang si Shiro Usagi, director ng National Intelligence Agency, at tapusin na nga lang raw nila ito at saka na lamang isipin ang tungkol sa mga iisipin ng mga tao. Pinasilip din ang nakatube na katawan ni Yuki na kasamang na-expose ni Director Theta sa makina, kaya eto nakakoma. Na pinagmomomenta na nga nitong si Director Yamato. Nakasama nga raw niya pumasok sa bureau at naging vice director na pinakabata sa lahat,
Pinabatid din ito ang pagkamangha niya sa kapatid niya sabay sinisinanga si Director Theta sa mga nangyari. Aba, umayos ka kuya, yung kapatid mo yung bida-bida na pumindot nung device sa kabila ng mga warning ni Director Theta. Inamuka ay sorry, nang gigil na naman ako, hahaha. Sige, moment ka na ulit. 14 nga lang raw si Yuki at kasalanan nga raw lahat nitong si Adonis, sabay bumalik na nga sa eksena ng labanan ng dalawa. Tumayo na nga ito sa kabila ng pinsalang natamo nito mula sa ating bida. Nagulat na nga lang si Adonis na bigla na lamang itong naging mala-flash sa bilis at naisahan na nga siya ng suntok. Inamo kang hype ka, katapusan mo na ika na nga ng lubos ng gagalaiting si Director Yamato na namuti na ang mata sa galit. Pumorma na nga ito mala Samurai X sabay napa-imagine sa kanyang kapatid na si Yuki at mamumuhay nga raw sila ng tahimik matapos ang lahat ng ito. Isang pangmalakasang atake na nga ang binira nito sa kanila malabang kay sa Bleach, na siya nangang nagsihati sa lahat ng witch na nadaanan ng was-iwas ng kanyang espada. Bagamat mala Matrix na nga itong naiwasan ng bida natin, ay iba naman ang paganap ng mga witches na naging mga manananggal. Maging si Doroka ay nahati din hanggang sa ipakita na naagapan naman pala ito ni Ana gamit ang kanyang spell, ngunit sa kasamaang palad ay nadali na nga si Ate Ana mo na kinabulantang na nga ni Doroka. Todo iyak na nga si Ate mo habang sa Earth naman ay lubos na mumroblema at wala na nga raw silang video feedback mula sa kanilang mga sundalo. Tama na, pwede stop na, mga salitang banggit na nga lang ng mabaliw-baliw na si Doroka. Samantala, patuloy pa rin nga ang balitaktakan nitong dalawang lalaki. At kesyo papatayin nga raw ni Director Yamato itong si Adonis anuman ang mangyari. Tanggal naman na nga ng jacket si Adonis at nagcast ng armor spell, sabay rekta na inataki ang kanina pa nagdadadaldal na kalaban. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ng bida natin, ngunit sa kabila nito ay nasas abayan pa rin siya ni Director Yamato, na kinamangha na nga ni Adonis at ang dami raw pa utot ng science na pinagyayabang ng mga ito. Takot naman ang nadama ng mga buhay pang witches na nanonood sa paligid at tapos na nga raw sila for sure habang bida-bida pa rin nga si Tandang Ophelia at huwag nga raw silang sesuko. Wa-epek naman ang salita ng matanda at wala na nga raw ang puno ng mito para maibalik o maparami pa ang lahi nila, kaya for extinction na nga raw sila. Pilit pagpapalakas ng loob pa sana itong isang nakatayong witch at backupan nga raw nila ang nakikipaglabang si Adonis hanggang barilin na nga ito sa likod ng panibagong grupo na pinadalang sundalo. Samantala, todo effort pa rin talaga itong si Director Yamato na nilalabanan si Adonis, at ayon, nagbunga naman ang saga nito ng maisahan na nga ng saksak itong si Adonis. Pero syempre papatalo ba naman bida natin na naglabas na nga ng isang higanteng espada sa tabi ng kalaban na siya nangang pumutol sa braso ng Director. Gru sa sakit at galit na nga itong Director habang itong si Adonis ay dinadama rin ang tama niya mula dito. Ayon naman sa bida natin ay nakikita nga raw niya sa mata ng kalaban ang galit at pighati na kanya ring nararamdaman, hanggang sa lapitan na nga siya ng Director at tatapusin na nga raw siya nito, at napakadelikadong tao nga raw nitong si Adonis. Mamatay ka na hayop, kasigaw na nga nito, and boom, balik sa Earth kung saan namumroblema pa rin ang mga tao at wala pa rin silang matanggap na feedback mula sa mga sundalo, hanggang sa kalaunan ay nakatanggap na nga sila ng video mula kay Director Yamato, na nagsasabing nanalo na nga raw sila kaya ipaalam na agad nila sa Emperor, parang may something sa mata niya guys, alam ko brown mata nung Director eh, hahaha, like at subscribe ka na rin lods kung napansin nyo din po, salamat. Di nga tayo nagkamali at may something sa mga nakaraang kaganapan, kung saan ang bandang tutuluyan na nga sana ni Director Yamato itong si Adonis ay umeksena pala itong si Doroka na ginamit ang kanyang mahika na tinawag nitong Love Spell Mandragora, kung saan di na nga makagalaw ang mga apektadong kalalakihan, na may markang puso-puso sa kanilang katawan. Agad na ngang nilapitan ni Doroka si Director Yamato at tinanong kung ito raw ba ang kanilang leader, na lubos na ngang pinagtataka kung papaanong di niya makontrol ang katawan niya at tila nasunod lamang sa dalaga. Pilit na ngang nilalabanan ni Kuyang Director ang nasabing spell ng dalaga habang itong si Adonis naman ay todo sulsol na samantalahin na nga raw ni Doroka ang pagkakataon at tapusin na ang buhay ng Deyong Hapon. Ngunit sa pagkagulat nila ay iminungkahi ng dalaga na tapusin na nga raw nila ang paglalaban-laban at imbes ay magbatina at magsikamayan. Mag-promise nga raw itong si Director Yamato na di na kailanman aatakihin pa ang mga witches at maging itong si Adonis.
Mag-promise raw ito at tatanggalin niya mabilis pa sa alas 5 ang kanyang spell, pati na rin mga kasamahan nitong mga sundalo ay papakawalan niya dagdag pa nga nito. Na ano ka na Dor-Oka, katulpa more na hype ka baka nakakalimutan mo pinatay ng mga yan si Ana na best friend mo. Tsaka tumingin ka nga sa paligid mo, seryoso ka papakawalan mo kumatay sa lahi mo, litanya na nga ng bida natin kay Dor-Oka at apakatanga nga raw. Pag di mo yan pinatay ikaw papatayin yan sa Smeriasep naman talaga. Siyang tunay nga ay nagawa ng makagalaw ni Director Yamato na pinagbubugbog na nga ang tangatanggang dalaga. O ayan, romansahin mo kamaoko kung di ka ba naman tanga ano ka pinanganak kanina banat na nga ng director habang binabanatan ang gaga. Ay sabagay kanina ka palang pala pinanganak literal, pero di yun rason para kalimutan mo ang ginawa ng lahi nyo lalo na nitong tanginang Adonis na ito sa aming mga tao pang gigigil na nga nitong si Director Yamato. Sinisi na nga rin ito sa kanila ang nangyari sa kanyang kapatid at kung wala nga raw sanang magic ay wala ring sanang pinag-ugatan lahat ng mga kaganapan ngayon, ika na nga ni Boy Sisi hanggang sa rumbat na nga ang dalaga na siya rin naman daw na sandamakmak na ang pinatay, na nagpatigil na nga kay Director Boy Mapanisi. Di mabilang na buhay na nga raw ang dumb anak sa magkabilang panig simula pa noong witch hunt magpahanggang ngayon, at since may science na pinagmamalaki na nga raw ang mga tao ay ano pa nga raw ba ang makukuha nila sa pagpatay sa mga natitirang witches na di naman sila inaano ika na nga nito sa gago. Dati naman daw magkakaibigan ng tao at witches kaya why not tapusin na nga raw nila ang sigalot ngayon, at magsimula nga raw sila sa pagpapaalis ng kanilang sundalo. Pilit pagkumbinsi na nga si ate mo sab ayan pa ng todo todong love spell nito kay Director Sisi kaya napapa-flashback na nga si kuya mo sa tindi ng resolve nito sa sarili, at siya nga raw si Director Sisi Este Yamato at di siya papatalo sa simpleng spell lamang ng bruhang ito. Sa tagal nga ng pagmumuni-muni ng dalawa ay sumapaw na itong si Adonis na siya nangang sumaksak, sa puro sisi ang dada at putak, at tanging paghihiganti nga lang raw ang meron siya at mangingibabaw. Love spell, mukhang may maiaambag ka din pala ika na nga nito kay Dor-Oka sanay abot na nga ng kamay niya dito at gamitin nga raw nila yun para ubusin lahat ng tao. Samantala, agad ipinabatid na nga nila sa Emperor ang mga kaganapan ngunit at sinabing ongoing peren nga raw ang bakbakan nila Director Yamato sa mga nasabing witches, medyo mahina nga raw data nila kaya eto lang sa ngayon ang detalyeng nakuha nila dagdag pa nga ni Kuya Mensahero. Tila baliw na nga itong Emperor at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. At sigurado nga raw siyang mauubos ang witches pati na rin ang witch apprentice na si Adonis. Patayin nga raw nila silang lahat sabay buwahahahahahahahaha. Pati si Kuya Mensahero ay di may tago ang pagtataka sa asal ng kanilang emperor. Talunan nga raw itong mga witches at tumakas sa moon banat na naman nga nitong emperor. Sabay ni romansa na nga ang misis niya at pariin nga raw siya nito. Sa wakas na wakasan niya na nga raw ang mga witches sabay malabaliw na tawa na naman nga nito, buwahahahahahahahaha. Abat may papalakpak din nga sila kuya mo. Baliw ampota naman ang sa isip-isip ni Kuya Mensahero mo. Tila aso na nga itong yakap-yakap ang kanyang asawa hanggang sa nag-activate na nga ng spell itong asawa sabi ko na witch tae, isang love spell at binulong sa emperor na mamatay na nga raw ito. Okay naman nga si tanda habang may pa-background music pa ang mga tanga. Pang-ising-isi na ngang naglakad ang emperor papunta sa gilid ng building na kinabahala na nga ng mensaherong sundalo, ngunit walang magawa at nasa ilalim na nga ng spell itong matanda. Go sexy, go sexy, go sexy sexy love, pag-cheer na nga ng queen dito hanggang sa makaakyat na nga sa kanto ng building itong emperor. Pilit pagpigil peren nga si kuya sundalo mo ngunit wa-epek sa emperor na may tama sa ulo. Teary eyes pa nga ito at love na love niya raw queen niya kaya ginawa niya lahat para dito. Sweet naman ang mister ko na yan, o siya mamatay ka na, ika na nga ng bruha, and boom, tumalo na nga ng building ang haring na baliw. Back up guys pagradyo na nga ni kuya sundalo at may witch nga raw sa kastilyo. Ngunit kalaunan ay nadali rin ang love spell nitong bruha kaya ayon, sunod sunora na rin kaya wala rin. Lumutang na nga rin sa eksena itong si Kuya Kulot last time na director ng intelligence agency na si Usagi, na kampan din pala nitong witch all this time. Na tinanong na nga nito kung may problema daw ba if pinatay niya na ang emperor. Okay lang naman banggit naman ni Usagi at wala na rin naman daw ito pakinabang sa kanila. Problema na nga lang raw niya ngayon ay ang mga kalahi niya dahil sa mga lalaki nga lang raw yung epekto ang kapangyarihan niya.
Dagdag naman ni Kuya na kay Ate Bruja nang araw ang buong mundo na pinabulaan na naman ng witch at alam naman daw nito kung ano talaga ang nais niya. Sabay pinaalalahanan na nga si Kuya Kulot na siguraduhin hindi na dummy ang dadalhin nilang katawan dito. Sure my queen naman sagot ni Kuya, na binara na nga ni Ate Bruja at di na nga raw siya queen kaya tawagin na lamang siya nito sa maiden name niya. Dito na nga pinakilala si Ate Witch na si Dorothea Greth, ang Witch of the Unknown. Samantala, balik kila Adonis na lubos kinukontra pero nitong si Dor Oka, kaya hinayaan na lamang munang mag-moment ang dalaga habang sinamantala ang spell nito sa mga natitirang sundalo, na isa-isang pinagpapatay na nga ng gago. Pilit mang nang lalaban ng mga sundalo sa spell nitong si Dor Oka ay wa-epek, na sinabayan pa nga ng kabrutalan nitong bida natin kaya maging si ate ay napatulala na lamang, na napaisip na nga rin na gamitin ang kanyang spell kay Adonis mapigilan lamang ito. Ngunit pumuporma pa nga lang ito ay binyantaan na ito ng bida natin at sige, gawin nga raw nito, kung nais nitong muling mamatay na nagpatigil naman nga kay Dor Oka. Kuya tama na maawa ka, pakiusap na nga ng mga sundalo sa nag-uurumintadong gago ngunit tinatawanan lamang sila at anong tigil-tigil friends ba tayo ika na nga ng gigil. Maging si Dor Oka ay pilit paring pinipigilan ang binata at wala rin daw magagawa at mababago ang pagpatay nito sa mga sundalo. At patuloy na cycle ng paghihiganti lamang ang ibubunga ng katangahan nitong mangmang. Huwag mo ko pangunahan at pangaralan, puro ka mouth kala mo naman kagandahan, pangit mong hayop ka manahimik ka ika na nga ng bida natin sa pakialamerang dalaga. Ayaw peren paawat ni ate at nakakalungkot nga raw at nakakasawa na kaya tumigil na nga raw itong si Adonis ngunit wala talaga, dead mamula kay kuya. Rekta na nga nitong pinuntahan ang katawan ni Director Yamato kung saan isinagawa na nga nito ang paggaya ng boses nito at pagkuha ng mukha nito, na siya nang ang pinakita last time na pagtawag nito sa headquarters ng mga tao sa mundo sabi ko na sa inyo pula na yung mata at kakaiba. Nalubos nagbigay na nga pag-asa sa mga mangtangang tao at inakalang nagtagumpay sila at nanalo sa mga kalabang nasa buwan. Ayun na nga sa mensahe nito ay naubos na nga raw nila ang mga witches ngunit sa kasamaang palad ay siya na nga lang raw ang natira sa lahat ng kanyang kasama. Kaya mag-isa na nga lang raw siyang uuwi sa Earth daladala ang ulo ng witch apprentice. Lakas naman ang pakiramdam nitong si Director Theta at sinabing di nga raw si Director Yamato ang kanilang kausap, sabay pinakita na nga sa kabilang linya na suot lamang ng ating bida ang mukha ng napatay nitong si Director CCST Yamato. Matapos nga ang tawag ay buhay pa pala itong amoy alkampor na ito at sinabing ito raw pala ang plano nitong si Adonis simula pa lamang, at sinakripisyo nga lang raw sila para sa pansariling layunin nito. Hinayla na nga ni Adonis itong nagmo-moment na si Dor Oka at kakailanganin nga raw niya ang kapangyarihan nito, na sinampal na nga siya at gigil sa kanya. Hype ka ano sa tingin mo ang iisipin ni Chloe pag nakita kanya ngayon tanong na nga nang nanggigigil na dalaga sa ating bida, wala talaga at deadma lang ang kuya mo hanggang sa palibutan na nga sila ng liwanag na nagpapahiwatig na nagsimula na silang e-teleport ng mga taga-Earth. Bye bye Adonis patawarin ka sana ni Papa God sa lahat ng iyong kasalanan, ika na nga lang ng matandang witch sabay nag-sorry sa kanyang mga kapwa witch at di nga raw sila nagtagumpay na muling ibalik ang dignidad ng kanilang lahi. Palem World, Palem Universe, Palem Viewers. Samantala, sa headquarters naman ng Earth ay nakahanda na sila Director Theta na salubungin ang pinagdududahan nitong laman ng teleportation na si Adonis, at ipaghihiganti nga raw niya si Director Yamato sa Smeriasep walang katapusang paghihiganti. Kung ako sa inyo lads panggigilan nyo na lang like at subscribe ko dyan, hahaha, salamat. Gulat na nga ang mga tanga nang walang lumabas sa teleportation device, at ayon nga sa isang sundalo ay nalipat daw sa ibang lugar ang transfer coordinates kaya walang lumabas, hanggang sa dito ipakita na nga na napunta sila Dor Oka at Adonis sa isang desyerto, sabay pa flashback kung saan bago pala sila ma-teleport sa Earth ay muling ginamit nitong bida natin ang boses ni Director Yamato para mapalitan ang coordinates nila, na siya nangang nangyari ngayon. Samantala, wala naman nangang patumpik-tumpik pa itong si Adonis at dito na nga raw nila sisimulan ang paghihiganti nila, aatakihin nga raw nila mula sa maliliit na mga nayon hanggang sa mga bayan, hanggang sa mapunta na nga raw sila sa Redia Empire ng Norte. Sa daan na nga lang raw sila manguha ng impormasyon kasabay na rin ang kakailanganin nilang mga supply. Moment na naman nga ang dalaga at gusto niya raw balikan ang iba nilang mga kasama, na kinabwisit na naman nga ng ating bida at wala na nga raw iba pang nakaligtas pa kaya huwag nga raw itong tatanga-tanga.
Di nga raw iyon totoo, ika naman ni Doroka na pilit nagmamatigas na ibalik daw siya ng binata sa kanila at puro nga raw paghihiganti itong si Adonis. May pamagic na nga si kuya nang mapakita sa dalaga ang mga nangyar sa moon, ngunit wa epek peran sa pagkatigas-tigas na mekmek, na ayon nga kay Adonis ay kabaliwan kung iniisip nitong may pag-asa pang magkaayos ang mga tao at witches. Kwento na nga si ate mo na noon pa man daw nais niya na talagang makilala itong si Adonis, at kung anong klaseng tao ang piniling apprentice ni Chloe, na bagamat tao ay isang witch apprentice, na kinakitaan niya ng pag-asa at tila nagsilbing tulay nga raw sa pagitan ng mga tao at witches. Tignan mo, wala ka talagang alam sa akin, ribat naman ang ating bida sa nagdadramang dalaga. Diyos ko naman Adonis, hanggang saan ka dadalhin ang 20 pesos mo, maging ikaw ay saksi sa galit ng mga tao at ng magkabilang panig, at kung walang magpaparaya ay wala talagang katapusan ang digmaan at paghihiganti. Dami mo dada at sinasabi ate, kala mo ba meron ako pake, ika na nga ng ating bidang lalaki, at mas importante nga raw ang buhay ni Chloe sa kanya kaysa sa buong sangkatauhan pa. At isasakripisyo mo lahat para dyan, tignan mo nangyari sa mga witches dahil sa galit mo, tignan mo nangyari at dinala mo mga tao doon, litanya na nga ni ate Doroka mo. E di nakabalik tayo sa Earth, e di nagsilbi silang tulay sa mga plano ko, obvious ba o talagang tanga ka lang talaga, ika na nga ng ating bida. Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Galit na ribat na nga ni ate sa bida natin at ginawa raw lahat ng witches doon makasurvive lamang sa witch hunt, tas gaganunin niya lang. Ginago mo kami, walang hiya ka Adonis. Pisti ka kanina ka pa, ang dami-dami mong dada. Ika na nga ni Adonis sa puro dad ang dalaga, at di raw ba nito nasaksihan ang pagkamatay ng mga kaibigan niya mula sa kamay ng mga tao at mismong sa harap niya pa. Walang hiyain mo yung mukha mo, di ka na nahiya sa mga buhay ng kaibigan mo, banat na nga nang nanggigigil nating bida sa bida-bidang dalaga. At bomozels pa talaga si ate, at di nga raw sulos yun ang paghihiganti. Abat di ka talaga nauubusan, wala ako pake, tsaka wala na sakin mawawala pa stay. Nagulat na nga si Adonis ng dambehan na lang bigla ni Doroka, at nasasakya niya pa nga raw ang buhay na pinrotektahan ni Chloe, gaano man daw kasama at kalupit ang mundong ito, huwag raw nitong hahayaang baguhin siya nito. Di ko sinasabing patawarin mo sila, ngunit kapag pinagpatuloy mo ang paghihiganti mo, ay mas lalo ka lamang wawasakin nito, di mo talaga ko nakukuha, ika naman ang binata. At ang paghihiganti nga raw niya ay ang patunay na siya ay nabubuhay, patunay na buhay pa sa kanya si Chloe, at pakiramdam niya raw mawawala ang existence ni Chloe kung ititigil niya ang kanyang paghihiganti, na siyang lubos niyang kinakakatakutan. Nahimitay na nga ang bida natin, gawa na rin ata ng mga dugong nawala dito hanggang sa kung saan ay may mga riders na ngang nakakita rito. Uy guys, may nagchoy chok shokan dito, at sa gitna pa talaga ng desyerto, ika na nga ng isa sa mga ito. Baka mga slaves nga raw itong nakatakas o mga tigang lang talagang kabataan. Mr. Punch, ano na plano natin boss? Tanong na nga nito sa lalaki na pinakilalang si Ringleader Punch. Nagising na nga lang si Adonis na pinagtataka kung nasaan ito, at pilit inaalala ang kung ano ang mga nangyari, hanggang sa maalala na nga niya ang pagdating ng riders na sa kanila ay tumulong. Dito na nga bumungad sa kanya ang nagpakilalang si Mr. Punch na leader daw ng lugar na iyon, na pinagtaka na nga ni Adonis at may settlement sa lugar na iyon na di sakop ng Redia Empire. Asan yung kasama ko na babae? Tanong na nga ng ating bida. Ay oo, yung cute-cute na dalaga, jowa mo ba yon? Dito lang siya kanina, kaso ayon kinaladkad na ng mga kasama ko, ika na nga ni Mr. Punch dito. Sagutin mo na lang tanong ko, ano ginawa niyo sa kanya? Galit na banat na nga ni Adonis dito. Hala si kuya, relax, huwag ka magalit, tara sundan mo na lang ako, pasalamat ka bida ka. Dito na nga bumungad sa kanya ang isang malas quarter na lugar na ayon kay Mr. Punch ay tinatawag nilang Wastelands, ang lugar kung saan napunta lahat ng mga refugees, slaves at iba pang nakatakas mula sa Redia Empire. Yamite kudasai, yamite kudasai, sigaw na nga ni Doroka mula sa malayo na agad na ngang kinabahala ni Adonis. Ayon naman kay Mr. Punch ay minsan lang daw kasi may mapunta sa kanila na babae tas chicks pa. Nagalit naman si Adonis kaya ayon, to the rescue naman agad si kuya mo, at pinagkakaguluhan na nga ng mga lalaki ang cute-cute na babae. Hanggang sa nagulat na nga siya nang makita na nakasakay lang pala ito sa motor, kala niya kung ano na. Kala ko din may ganap na sayang este, kala ko magkakaroon ng labanan, bakbaka na naman sana sayang, hihihi. Hanggang sa nahulog na nga si Doroka sa motor nang makitang gising na itong si Adonis,
Sabay may inabot sa kanyang regalo bilang sorry niya raw at dami niya daw dada dito noong isang gabi. Medyo napablush naman ang bida natin kaya tinapon ang regalo sabay sabing ayaw niya raw. Samantala, may pa-announcement naman si Mr. Punch na maghanda raw sila at magpa-party-party sila na lubos kinatuwa na nga ng mga tauhan niya. Uy kayong dalawang malandi, tumulong din kayo, makabawi man lang kayo sa pag-rescue namin sa inyo, ika na nga ni Mr. Punch sa dalawa. Siyang tunay nga kinagabihan ay party-party na sila, habang itong si Doroka ang nagsilbing waitress nila. Abat si Tanda ay lubos na cute na nga sa ating bidang dalaga kaya ayon rekta dinambahan ng monay nito ngunit sa kasamaang palad ay hanggang siopaw na lang ang pinapangarap nito. Happy-happy na nga ang lahat habang ang bida natin ito nasa kanto at allergic sa mga masasayang bagay. Napansin na nga ito ng mga tao at napatanong kay Doroka kung LQ daw ba itong dalawa. Tinanggi naman agad ito ng dalaga tsaka di raw sila magjowa nito, na pinagtaka na nga nila kuya at kung di raw sila magjowa ay ano ang ginagawa nila at magkasama, kesyo nagde-date daw ba ito o kagaya nila na mga takas din ng Ready Empire. Palusot naman nga ni Doroka na simpleng mga manlalakbay lang daw sila ng kaibigan niya na si Adonis, na tinawanan nga lang ng mga lasing ng lalaki at joker daw si ate mo. Hanggang sa nagulat na nga lang ito nang magsibagsakan lahat ng lalaki at ano raw ba nangyayari. Dito na nga lumapit sa kanya si Adonis at sinabing tatanga-tanga raw itong mga squatter at basta na lamang iniinom lahat ng walang pag-iingat. Adonis, ano ginawa mo na naman, nilason mo ba sila, ika na nga nang nag-aalalang dalaga. Lason agad ate, di ba pwedeng binago ko lang muna yung inumin ng maging tranquilizer, alam mo ikaw kamo pinakatangang witch na nakilala ko sa totoo lang Earl. Sorry na di pwede mag-sorry grabe ka kamo. So bale wala naman namatay diba ika na nga ni Doroka dito. Wala pa naman, sagot na nga ni Adonis sabay kuha sa isang baril na kinabahala na nga ng dalaga, kaya inilihis ang kanilang usapan at mabubuting tao nga raw ang mga ito at niligtas sila. Ano naman ngayon ribat na nga ni Adonis na mas kinapraning na naman tuloy ni ate mo, kung ano-ano na naman nga sinabi nito maprotektahan lamang ang mga tao hanggang sa magulat na nga lang ito nang sabihin ni Adonis na di niya papatayin ang mga ito. Tsaka napagdesisyonan niya raw na di niya nakakailanganin pa itong si Doroka kaya bye-bye na nga raw. Teka, ano na naman ito pagtataka na nga ni Doroka dito? Ayon naman sa ating bida ay di nga raw gaya dito sa dalaga ay di niya kaya na tumawa matapos may mawala sa kanyang mahalaga. Di niya raw kaya makipagplastikan sa paligid ng mga tao, na mas nagpapatunay daw ng pagkakaiba nilang dalawa nitong si Doroka. Rason naman ng dalaga na ginagawa niya lamang ito nang di sila pagsuspetsahan ng mga ito. Nakikisama siya ngunit di nga raw ito nangangahulugan na nakalimutan niya na lahat ng mga nangyari. Yun nga ang punto ko sa'yo, ika naman ni Adonis at huwag na nga raw itong maging katulad niya na kinagulat na nga ng dalaga. Umalis na nga si Adonis habang si Doroka ay naiwan na ngang nagmo-moment, na kinumusta na nga ni Mr. Punch at tila umalis na raw jowa nito at di man lang daw sa kanya nagpaalam. Tsaka iniwan lang daw basta-basta na lang itong si Doroka kaya okay na rin daw na nag-break sila. Habang sa isip-isip naman ng dalaga ay nagkakamali raw ito ng iniisip sa ating bida, na sa katunayan daw ay ubod ng bait. Samantala, tila yung epekt na nga lahat ng dada ni Ate Doroka mo sa isip ng ating bida at napapamamant na nga sa lahat ng speech nito sa kanya, ngunit talagang matindi ang paninindigan nitong si Adonis at may nakita lang mula sa malayo ay gigil na namang makipagbakbakan. Mabalik sa Wasteland ay nagulat na nga itong si Doroka nang banggitin ni Mr. Punch ang pangalan na Adonis the Witch Apprentice, na lubos na ngang nataranta at di nga raw ito ang ating bida. Ayon naman kay Taba ay ibang-iba na nga raw ang binata, at di nga raw niya makakalimutan noong una niya itong makita. Sabay pa flashback na nga kung saan agaw buhay itong si Mr. Punch dati sa desyerto hanggang sa mamataan siya nila Chloe at ng batang Adonis na siyang nagligtas sa kanya. Maaaring tama nga raw itong si Doroka sa pinaglalaban nito, ngunit wala raw patutunguhan ang argumento sa pagitan ng tama o mali ba ang paghihiganti, lalo na sa mundong ito. Pinili nga raw ni Adonis ang paghihiganti, kahit ikamitay niya man ito, dahil choice niya ito. So ano na ate, ikaw ano gagawin mo? Ika na nga ni Mr. Punch dito. Ayon naman sa dalaga ay ayaw niya nang may mamatay pa, at di nga raw niya hahayaang mamatay itong si Adonis. O ayun naman pala eh, ano pa ginagawa mo dito nakikipagdaldalan ka pa sa akin bruha ka? So ayun, dito na nga nagulat si Adonis na ang natanong niya mula sa malayo ay ang pabibing dalaga na sinundan lang pala siya.
At sinabing gagawin niya raw lahat ng di na makasagabal pa sa binata, sabay pa blush-blush nang ang iminungkahing mag-travel daw sila together. Napangiti na nga lang ang bida natin habang ito namang si Mr. Punch ay kinikilig din sa dalawang naghahabulan. Pa-like at subscribe na din po lods nang kiligin din ako, huwahahaha, salamat. Since namatay na nga ang Emperor ay nag-ipon-ipon ang mga tao sa Central Plaza upang matunghayan ang new imperial coronation ng naiwang reyna na si Dorothea, punong-puno na nga bawat kanto na maging itong si Oz ay namangha sa dami ng tao. Abat may pa-tribute video pa nga ang mga ito sa mga nagawa at kontribusyon ng namayapang Emperor, na nagbigay daan sa kanila na matamasa ang payapa at masaganang hinaharap na kanilang tinatahak. Di na nila kinailangan ang tulong ng mga witch gawa ng modernong siyensya na kanilang nakamit, na siyang pinaglaban ng Emperor na maging sa mga mahihirap daw ay ubod ng bait. Ngunit sa kasamaang palad nga raw ay maging ang Emperor ay walang nagawa sa kinaharap nitong sakit, sa kabila ng pagbigay nito ng buong buhay nito sa kaginhawa ang ating nakamit, kaya kalungkutan sa buong imperyo ay damang-dama saan ka man tumingin at lumapit. Ngunit tapos na nga raw ang malulungkot nilang gabi, sa pagpasok ng panibagong monarkiya. Excited na nga ang mga tanga habang nagka-countdown hanggang sa mabulantang na nga ang buong Araneta Coliseum sa paglabas ni Reyna Dorothea na siya nilang panibagong emperor. At todo pa cute na nga na nagmala K-pop idol silang sinalubong. Abat kumanta na nga ang kitang-kita mo ang kalungkutan at namatayan ng asawa, at todo bigay na nag-perform tinalo pa Blackpink at NewJeans. Puso-puso na nga mata ng lahat ng manunood na tila nagkabaliw-baliw na. Na alam naman nating kagagawa ng kapangyarihan nitong baliw na witch at tila sinimulan na ang world domination niya sa pamamagitan ng pagpapasikat online. At siyang tunay nga ay trending na trending si Ate Mo tinalo pa mga artistang naghihiwalayan kaliwat kanan ngayon. I love you Pacquiao kang ina mo, lagyan niyo tono, yan yung kinakanta niya promise hahaha. Abat iba din ang Ate Mo may pa-multi-broadcast pati sa ibang bansa, na maging si Kuyang Panot ay nabahala, at ano na raw nangyari sa mundo, at tila may alam sa mga nangyayari, at sinabing pinatay ng mangtangang idol ang mga kapwa witch nito para lang masakop ang mundo bilang reyna. At gagawin daw lahat ng tinukoy nitong baliw na witch na si Dorothea ang lahat makamit lamang ang inaasam nito. Samantala, somewhere sa Wastelands, ay pinakita naman itong si Boy Kulot na tauhan nitong si Dorothea, na nanonood rin ng pageant ni Ate Mo. Binigyan na nga ito ng tissue ng isang kamay sabay nag-sorry at naalalang may mission daw pala siya, kaya tumayo na para magpatuloy sa kanyang layon. Ayun nga rito ay may katalinuhan daw itong si Adonis at sinira ang device na kinuha nito mula kay Director Yamato, kaya ngayon ay di niya nga raw tuloy magawang matrack. Pero ox nga lang daw at kung di niya madala sa dasalan edi papasan tayo ngayon boy ika na nga lang ni Director Shiro Usagi. Samantala, riding in tandem na nga ang ganap ng dalawa nating bida na binyahe na ang kalawakan ng desyerto, kung saan heart-to-heart talk na naman ang dalawa. Ayun nga kay Adonis ay wala nga raw siyang plano na itigil ang kanyang paghihiganti, kaya tinanong si Ate Dor Okamo kung ano ang plano ng dalaga. Ribat naman ng dalaga na marami pa rin daw mababait na tao tulad nila Mr. Punch na tinulungan pa nga sila. So ano gusto mo gawin ko, iwasan sila, bakit alien ba sila ika na nga ni Adonis dito? Paalala ko lang sayo na pinasama kita ngunit di nangangahulugan na mapipigilan mo ako, kaya umayos ka dagdag pa nga ng ating bida sa dalaga. Okay na nga lang ang dalaga sabay nagulat ng tanungin ni Adonis tungkol sa kapangyarihan nito, kung nakakakontrol daw ba talaga ng lalaki ang love magic nito. Oo naman si Dor Oka sabay nagulat ng muling tanungin ni Adonis sa kung bakit hindi ito ginamit ng dalaga sa kanya nung una pa lang nilang pagkikita, edi sana mas madali raw ang mission nito dati na kidnapin sana siya. Imbes ay kinausap lamang siya nito, at hindi ginamitan ng kapangyarihan, na lubos pinagtataka na nga ni Adonis dito. Sagot naman ni Dor Oka na sigurado raw kasi siya na di ito magugustuhan ni Adonis kaya di niya ginawa. Sa bagay tama ka, baka sinapakpakita sa isip-isip na nga ng ating bida. Kalaunan ay napadpad na nga sila sa isang tila abandonado ng nayon na nagngangalang Sandland, na pinagtaka na nga ng dalawa at wasak-wasak na at tila wala na nga raw nakatira. Nagpaalam naman muna itong si Adonis na mag-iikit-ikot muna raw siya, ngunit pinigilan ni Dor Oka at sasama raw siya dahil ayaw magpaiwan, kamo at ulo na nga lang bida natin sabay pinagtaka ang dalang bag nitong dalaga. Kwento naman ni Dor Oka na pabaon nga raw ito sa kanila ni Mr. Punch, at baka kailanganin nga raw nila sa kanilang paglalakbay,
kung saan naglalaman na nga ng sari-saring kagamitan at pagkain. Ibinida pa nga ng dalaga ang isang kakaibang bola-bola ng snowman na nagtransform sa isang tent, at bilin pa nga raw ni Mr. Punch na magagamit nila sa malalamig na gabi bilang magjowa ay Na-testing na nga raw niya ito kaya wala nang kailangan pang isipin ng binata, na ayaw naglalakad na't umalis at kung ano-ano raw pinagsasasabi nitong dalaga. Lubos namang pinagtataka nitong si Adonis at wala raw siyang makitang bahid ng kung anumang kaguluhan o labanan na naganap sa lugar, kaya nagtataka kung ano ang nangyari sa nasabing lugar. Hanggang sa pasukin na nga nila ang police station na ayon dito sa binata ay pinakamalaking gusali sa lugar kaya dito naman sila mag-imbestiga. Sa kanilang pag-iimbestiga ay napapa poker face na lamang ang ating bida sa gulat moments ng dalaga. Sunod-sunod at kung ano-ano na nga ang kinakagulatan ni ate mo na kinakabwisit na nitong si Adonis at imbes makapag-imbestiga sila ng maayos ay nananakit na tenga nito sa sigaw ni Doroka. Sorry-sorry na nga lang ang dalaga hanggang sa magulat na naman ito nang makakita ng isang hologram na inakalang multo raw. Sa takot nga nito ay napatago na sa likod ni Adonis habang pinaliwanag naman ang ating bida na isa lamang itong hologram. Sino si Mr. Hologram? Kakilala mo pala, di mo agad sakin sinabi, ika na nga ng tanggang dalaga sa napasasmeriesep na lang na binata. Tera na nga, sarap mo ay sobsob sa taing buwisit ka, ika na nga ni Adonis sa dalagang ayaw pa talagang paawat at kung di daw ba napapagod tumayo si Mr. Hologram. Abandonadong kwarto rito, abandonadong kwarto doon. Walang katao-tao ni Anino ng multo ay wala silang makita sa gusaling kanilang pinunta. Natigilan na nga sila ng mapadpad sa mga kulungan at rehas at parehas nga raw silang walang magandang alaala sa nasabing rehas, ika na nga ni Adonis kay Doroka. Nang magpatuloy na silang maglakad ay muli na namang natigilan nitong si Adonis na kinasubsab na nga ni Doroka sa likod ng ating bida, at may naririnig daw kasi itong si Adonis kaya tumahimik itong dalaga. Pinagtaka na nga ni Doroka at tila may kumakanta raw, hanggang sa nagulat na nga sila nang makita ang isang lalaking naggigitara sa loob ng isang kulungan. Kinausap na nga ito ni Doroka ngunit moment na moment si kuya kaya hindi siya marinig, kaya kalaunan ay sumigaw na nga ang papansing dalaga nang mapansin ang matandang naggigitara. Nagulantang na nga sa gulat ang matanda at sinigawan ba naman kasi ng bastos na papansing dalaga, at napatanong na nga kung sino raw ba ang mga ito. At ano raw ba ginagawa nila sa isang abandonado ng nayon? Tsaka buwisit ka ba't mo ko dyan, ulat ika na nga ng matanda sa dalaga. Sorry naman si ate mo at simpleng mga manlalakbay nga lang daw sila na napadaan sa lugar na yon. Okay, so ano plano nyo? Tsaka kita nyo naman walang katao-tao na sa lugar na ito, bakit kayo nandirito, tanong na nga ni Manong sa kanila. Ikaw, bakit ka nandirito, binalik na nga ni Adonis ang tanong kay Manong, at bakit siya na lang daw ang tao na nandirito? Kasi prisoner ako, pamimiloso po na nga ni Manong dito kaya tumalikod na lamang ang ating bida. Puto, tinatanong maayos, ikaw na nga kumausap dyan Doroka, paguntugin ko ulo nyo eh, ika na nga ng bida nating nabwisit. Kwento na nga si Manong na nagsialisan mga tao dito gawa ng gear expansion, at napag-iwanan na nga ang kanilang lugar at masyado na raw old-fashioned matapos mawala ang mga witches. Kasama ng mga nangangarap ng masaganang buhay ay kasabay rin ang pagkawala ng mga tao rito at nagsipuntahan na sa mga masaganang lugar. Dami mo dadatatang, may malapit ba na metropolis dito, ika na nga ng nagtatakang si Adonis? Sagot naman si Manong na gawing silangan daw 70 kilometers mula dito ay matatagpuan nila ang city-state ng Mamuta. Ganun ba, o Tera na Doroka, umalis na tayo, ika na nga ni Adonis sa dalaga, na nagpaalam na sa matanda sabay nag-sorry at nadistorbo niya raw pagkanta nito. Adonis, teka lang, tarantado ka talaga, iiwan na lang ba natin si Manong doon, mamamatay yun sa gutom, pakikipagdiskusyon na naman nga ng dalaga sa ating bida. Kita mo wala na ibang tao dito. O kaya pakawalan na lang natin, kawawa naman, dagdag pa nga nito. O kaya bigyan na lamang natin foods, marami-rami namang pinadala sa atin si Mr. Punch, sige na, baka naman pilit pagkumbinsi peren nga ng dalaga sa ating bida. Sa Smeriasep talaga Doroka, bawas-bawasan mo nga pagiging tanga, walang nakakulong dahil bukas naman yung selda, at di kailangan ng mag-asawa, ang pagkain bagkus ay kalayaan at katahimikan, na kinagulat na nga ni Doroka sabay pinakita ang bangkay na asawa ng matanda na pinag-aalayan nito ng kanta kanina, na naiwan na nga nilang nagmo-moment at wala na daw ang mga taong nagkulong at nag-akusa na witch itong asawa niya, at mula nga raw ngayon ay magkasama na sila.
Sorry at di nga raw niya naprotektahan ang asawa niyang si Sasha habang sa labas ay todo moment din itong si Doroka nang mapagtanto na ang lahat. At dito na nga sila umalis papunta sa Mamuta. Sama niyo na rin Lods like at subscribe ko dyan, salamat, mua. Nang malapit na sila sa Mamuta ay muli na namang nagbaka sakali itong si Doroka na pigilan itong si Adonis sa kanyang plano at kesyo mahihirapan daw ito sa kabila ng lakas nito. O kaya magbato-bato pick na nga lang daw sila at kung sino ang mananalo ay susundin ng talo, at kung ano-ano pa nga ngunit walang epek sa walang pakeng bida natin, hanggang sa bumungad na sa kanila ang Sundemakmak na Dedemapa building man o billboard, na lubos kinagulat ng dalawa. Bigla ang preno na nga ang dalawa nang makakita ng isang babae sa gitna ng daan, na agad nilapitan naman ni Doroka sa kabila ng pag-warning ni Adonis dito. Hanggang sa kalaunan ay bigla na lamang nito dinambahan si Doroka buti na lamang at nabaril ng listo nating bida. Ayon naman kay Adonis ay isang araw itong Medoa o kung tawagin ay mechanical doll, ginawa para parausan ng sangkatauhan, at sakto sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na nga lang sila nakarinig ng mga helenghing ng tila mga nagtsutsak-tsakan sa kung saan, na nangangahulugan nga raw na di nag-iisa itong dumb ambas sa kanila. Punta naman agad si kuya mo at sinabihan itong nangungulit na namang sumama na si Doroka na maghintay na lamang, at sumigaw na lamang kapag may kaganapan. Siyang tunay nga ay naiwan na sa labas si Doroka, ngunit nang may makitang isang tambak ng mga mechanical doll sa labas ay agad na pasunod sa ating bida. Todo effort na nga si ate mo na di mapansin ni Adonis at sa isip-isip ay ginagawa niya lamang ito para safe daw ang binata. Tsaka mabait naman daw itong si Adonis at joker lang talaga paminsan-minsan, hanggang sa maalala na may saltik din talaga ito paminsan-minsan, lalo na kapag nagpapasaway siya at di sumusunod. At maaaring totohanin talaga na iwan na lamang siya, o kung magkataon ay patayin siya. Iyak na nga lang si ate at bahala na raw. Ay iba din talaga diba sabi ko doon ka lang maghintay, gusto mo talagang sumakabilang heaven ano, ika na nga ng bida nating nanggigigil. Agad nag-sorry naman na nga itong si Doroka at tila mas okay at safe daw kasi na magkasama sila, tsaka dala nga raw niya yung bag laman lahat ng kanilang gamit kaya importante nga raw na nasa tabi siya nito. Wala naman na nagawa si Adonis sa pasaway na dalaga kaya pinasama na lamang, basta huwag nga raw ito tatanga-tanga at pabigat sa kanya, na lubos kinahapi na nga ni Doroka. Mas lumakas na nga ang mga helenghing na kanilang naririnig kasabay ang pagkabaho-bahong amoy na sa kanila ay nagpangiwi. At nang buksan na nila ang silid na pinanggagalingan ng mga boses ay bumungad na nga sa kanila ang limang mechanical doll na pinagtutulungan si kuyang literal na napunta na sa heaven. Lubos na bahala na nga sila at di inakalang ganito ang aabutan nila at dito nakita na gawa ito ng mga taga Redia Empire, sabay nagulat ng marinig na biglang nagsalita ang mga Medoa at napagtantong may pag-iisip ang mga ito. Maluhaluha na nga ang isa at sukang-suka na raw sila sa kanilang ginagawa. At bakit daw sila ginawa at prenogram ng ganito, di naman daw nila hiningi ang ganitong buhay. Walang ano-ano'y pinagbabaril na nga ang mga ito ni Adonis nang mapalaya ang mga ito sa hirap na kanilang dinadamdam, na Kelaunay nagpasalamat sa kanila. Samantala, somewhere sa kung saan, pinakita naman ang dalawang dalagang ito na nagmula raw sa Sushir Special Espionage Kunoichi na tawagin na lamang nating si Number 5 at Number 6. At nang makakita ng isang tila checkpoint at nang pigilan ng mga sundalo ay pang-ising-ising nga lang ang mga ito na nilusob ang mga nagbabantay na kalalakihan. At kalaunan ay pinakita na lamang na kinuha na ni Lord lahat ng bantay na sundalo. Balik kila Adonis kung saan nagmumuni-muni na nga ang dalawa tungkol sa mga kaganapan, at ayon nga raw kay Lola Ophelia ay science ang nagpakita ng totoong kulay ng mga tao, kagaya nga raw ng lugar na ito na kinaina ng sistema ng kaginhawaan sa science na punong-puno ng mga parausang robots at kasukasukang mga tao. Naaalala mo ito Doroka, tanong na nga ni Adonis sa dalaga habang hawak ang isang posas na gamit ng Radia Empire para sa kanilang slave trade, at dito ipinaliwanag na sa kabila ng kaginhawaan ng Mamuta ay kinyulang peren ang mga animal sa pag-import ng mga mechanical dolls. Kaya maging mismong mga kababaihan nila ay ibinente na nila sa Redia Empire matugunan lamang ang tawag ng kanilang mga laman. Since naubos na nga raw ang kanilang mga kababaihan na maging mga anak at asawa nila ay ipinamigay kapalit ng mga mechanical doll, ay siya naring nagsanhi ng pagbagsak ng bansa na ito. Nagpakasasa sa sarap ang mga kalalakihan ng di iniisip na ang kawalan ng kababaihan ay kawalan na rin ang susunod nilang henerasyon. Kaya ayon, nagkadibolok-bolek na lang ang mga tanga at nagkamatay-metay ng mga nganga.
Matapos ang pa-explain ni Kuya Adonis ay rekta na nga nilang pinuntahan ang tambak ng mga medowa sa labas, habang daladala ang mga tila radyo o speaker na kanilang nakuha. Pinagtaka naman ni Doroka kung ano daw ba ang ginagawa ni Adonis at kinakalikot-kalikot ang mga aparato, paliwanag naman ng ating bida na gumagawa raw siya ng isang improvised EMT. Anong EM chuchu yan? Tanong naman ng tanga. Ay basta, hirap mong paliwanagan, manood ka na lang ika naman ni Adonis dito. Napagtanto naman ni Doroka kalaunan na emimercy killing ni Adonis ang tambak ng mga medowa na nasa kanilang harapan gamit ang nasabing aparato. Di naman sila masasaktan, pahabol na tanong na naman nga ng dalaga na sinagot naman ni Adonis na makakaramdam lamang ng kaunting shock ang mga ito kaya huwag nga raw mag-alala ang bida-bidang dalaga. Agad sinimulan naman na ng bida ang kanyang mahika sabay pinahawak kay Doroka ang isang speaker, na siya nangang naglabas ng sunod-sunod na pulso ng tunog, na kilaw na'y tumapos na sa paghihirap ng mga nasabing mechanical dolls. Naluha na nga lang si Doroka at tila nagpasalamat sa kanya ang medowa habang sa isip-isip ay nagpasalamat din sa ating bida. Samantala, muling pinakita naman itong dalawang mala ninja na mga dalaga, na nakatanaw mula sa malayo at target pala itong sila Adonis. Hala ang bata pa niya, ika na nga ni number 5, ayon naman kay number 6 ay huwag nga raw nilang maliitin ang binata gawa ng mga nagawa nito sa buong emperyo, at mukha man daw itong maamo ay isa itong mamamatay tao na inubos maging ang huling elite force na pinadala para paslangin ito, di naman talaga raw nila ito dapat trabaho pero since mismong ang bagong emperor na ang nag-utos sa kanila ay no choice na sila. Sige na nga, siguro naman pang malakasan reward natin kung sakali ika na nga ni number 5 kay number 6. Wala na ngang sinayang na oras ang dalawa at rekta tumalo na ng magawa na asap ang kanilang misyon, habang sa kung saan ay nakatanaw rin itong si Boy Kulot na pang-isingisi sa dalawang dalagang kanyang nakita. Na siya na nga nitong hinarang di pa man nakakalayo sa kanilang tinalon na building, na lubos pinagtaka na nga ng dalawang dalaga at sino daw ba itong kulot na ito. Pang-isingisi nga lang ang sagot ni Kuya Mo kaya rekta inataki na ito ng sabay ng dalawa. Balik naman sa dalawa nating bida kung saan pinagdasal na nga ni Doroka ang mga namaalam ng medowa, at ito nga lang daw ang tangi niyang magagawa para sa kanila. Wala magagawa mga dasal mo dyan tanga, banat na naman nga ni Adonis at huwag nga raw puro pa cute itong dalaga. Hype na yan, tumulong ka naman pamala, kanina pa ako naghuhukay ditong buisit ka, ika na nga ng pagod ng binata. Sorry na wait, matatapos na dasal ko sa kanila, ika naman ng dalaga. O siya, why not dito ka na lang kaya, mungkahi na nga ni Adonis sa dalagang puro drama, na kinagulat na nga ni Doroka at grabe naman daw itong si Adonis. Hindi, real talk nga lang tayo. Ika naman ni Adonis, ako rin naman dahilan lahat ng pinagdadasalan mo dyan maging ng mga witches na kasamahan mo. Ako ang punot dulo ng lahat diba? Kaya ano dahilan para samahan mo ko, dagdag pa nga ni Adonis dito. Di naman nakaimik ang dalaga sabay dagdag na naman ni Adonis na ito na nga raw ang last chance ni Doroka kaya pag-isipan nitong mabuti. Ribat naman si ate mo na ayaw niya nga raw sisihin nitong si Adonis, ni ayaw niya na rin daw makipagtalo pa rito, ginamit nga raw ng witches itong si Adonis para sa pagnanais na buhayin dati si Chloe para sa pansarili nilang kapakanan at nang magamit laban sa mga tao, na kung iisipin ay mas malala pa sa katrayduran. Kaya ano raw ba pagkakaiba? Natahimik naman si Adonis sabay nag-sorry sa dalaga na pa-blush-blush na nga at ibig sabihin daw ba nito ay bati na silang muli, habang si Adonis naman ay pasimpleng nangungulot itlog at sinabing basta itapon na raw nito ang manika nilang dalawa ay goods na sila. Ayaw nga raw niya ika naman ni Doroka at pinaghirapan niya raw itong gawin tsaka kamukha naman daw ni Adonis kaya proud siya dito. Saan part dyan kamukha, wala kang talent bukod sa reklamo at pagdadrama, banat naman ang binata rito. Abat ayaw paawat ni Doroka at sinabing may talent daw siya sa pagkanta, na di na lang pinansin ni Adonis nang matapos na. Hay buhay, pagod na nga akong naglakad papunta dito tas aabutan ko lang kalandian yung dalawa kayo, ika na nga ni Kulot na anabangan ang dalawang maharat, sa kanilang sinakyang motor. Sino ka? Tanong na nga ni Doroka habang itong si Adonis ay binanata na naman ito na alangan kalaban daw tanga. Sa isip-isip naman ni Adonis ay lubos itong nangamba at ambilas nga raw silang nahanap ng mga kalaban, habang itong si Boy Kulot naman ay nagpasiklab na at winasak ang kanilang motor. Sabay pang isingisi na naman habang hawak ang ulo ng dalawang dalaga kanina na target din sila. Nagpakilala na nga ito sa kanilang si Shiro Usagi na nandirito raw para sa kanilang mga ulo.
Sakto, since nandirito ka rin, lads, mag-like at subscribe ka na rin. Baka naman, salamat, hihihi. Nahanap na namin si Adonis, ika na nga ng chief investigator na si Charmy, na ibinida ang kanilang agency na puno ng mga marites, abat yung isa may kasama pang bata, na siyang nagsilbing mata nila para mahanap ang bida natin, at nagkamali raw itong si Adonis na masyadong minamaliit ang kakayahan ng mga tao, habang kinakausap nga itong si Boy Kulot gamit ang kanilang drone. Sige na ako na bahala rito, ang dami mong satsat, magmadyong na kayo dyan ng mga kumare mo. Ika naman nga ni Shiro Usagi at atit na atit ng labanan ang ating bida, hanggang sa mapatanong na nga si Adonis kung sino raw ba itong mga dalang ulo ni Kuya Kulot. Kwento naman ni Shiro Usagi na mga nakasalubong lang daw niyang pipitsuging mga asasin na habol din ang ulo ng ating bida, kaya pinatay niya raw at sagabal lamang sa kanya. Nagalit naman itong si Doroka at kung ano-ano pa ang ginagawa ng Kulot sa pugot ng ulo ng mga dalaga, hanggang sa nagulat ng lapitan ni Shiro Usagi at ano raw pakin ito sa kanya. Walang ka gentleman nang ang hinayla ni Adonis sa buhok itong si Doroka at wag nga raw itong nakikisaw-saw sa kanila, at nang bibayra na sana ng kanyang mahika ay bigla na lamang sinuntok sa tiyan nitong Kulot at walang kwenta raw ang summoning magic nito kung pagkahaba-haba ng bawat oras yun na kailangan niyang banggitin. Bagamat naisahan ang tumilapon nating bida ay may alas naman itong itinatago, at ito nga ang kanyang baril na siya na niyang pinaputok sa Kulot, ngunit binisik iwasan lamang ng kalaban na pang-isingisi pa nga at tila nag-enjoy pa sa pagbaril sa kanya ni Adonis. Patamain mo naman kuya para ka namang di bida eh, ika na nga ng patawa tawang kalaban habang itong si Adonis naman ay kinakabahan, at base sa galawan raw nitong si Shiro Usagi ay maaaring isa itong cyborg. Maging ang pangmalakasang pagpapalaki ng bala na magic nitong si Adonis ay mala matrix lamang na iniwasan ng Kulot. Kaya unti-unting nakalapit sa kanya at nang bandang aatakihin na sana siya nito ay umeksena na nga itong bida nating dalaga at tama na nga raw, sabay cast ng spell niya na love spell Mandragora. Sorry Kuya Kulot, pero kung di ka talaga titigil ay wala akong choice kundi gamitin sayo ang aking mahika para pigilan ka, ika na nga ng dalaga. Siyang tunay nga ay napigilan nito ang pag-atake ni Shiro Usagi kaya nabigyan pag-asa itong si Adonis at good job nga raw itong si Doroka, tsansa na nga raw nila ito para maimbestigahan ang Kulot maging ang mga kasamahan nito, ang mga plano nito at ng Ready Empire. Ano na, gawin mo na sa Smeriasep naman, ano na naman hinihintay mo Pasko, ika na nga ni Adonis sa dalagang tatanga-tanga. Ngunit sa gulat na nga ng dalawa ay bigla na lamang nakagalaw itong si Shiro Usagi at patawa-tawa na nga. At tila natuwa pa sa love spell ni Doroka, at di na raw siya nagdudang kayang gumamit ng love spell nitong dalaga at kamukha nga raw ng kanyang mahal na queen ina. May mga pa-flashback na nga ito ng mga nakaraang kaganapan kung saan pinatay ng Reyna ang hari sa pamamagitan ng kanyang love spell, na nagmistulang tuta lamang sa mga salita ng nasabing witch. Di na nga makapaniwala ang dalawa at paano raw ito nagagawa ng Kulot. Hanggang sa bigla na lang nag-topless si Shiro Usagi kung saan kanilang nakita ang isang puso-puso sa dibdib nito, at dito na pagtanto na kaya ito di naaapektuhan ng spell ni Doroka ay dahil kasalukuyan itong nasa love spell ng ibang witch. Walang patumpik-tumpik na ngang naglabas ng sandamakmak na robot na kamay si Kuya Kulot mula sa likod nitong puno ng butas, na lubos kinabahala na nga nitong si Adonis. Buisit, o ano na naman ganap mo, dun ka na sa gilid, wala ka maitutulong dito, kita mo wa epek spell mo, ika na nga ng ating bida sa dalaga, sabay na alala ang kanyang lablab na si Chloe noong sinabihan ng namayapa ng emperor na pipitsuging babae lamang ang witch kapag tinanggalan mo ng kapangyarihan. Sa kanyang pagmumuni-muni ay umeksena na naman nga si ate mo na may pabuhat-buhat pa ng isang malaking bato at kaya naman daw niya tumulong kahit wa epek ang spell niya sa kalaban, at di nga raw niya hahayaan na may mamatay pa kailanman, at deses yun niya nga raw ito sa ayaw man o gusto nitong si Adonis, dahil di niya raw hahayaang mamatay ito. Medyo nahabag naman ang heart ng ating bida sa paganap ni Doroka kaya nag-activate ng spell na nagbigay ng espada sa dalaga sabay nagbigay sa kanya ng isang pangmalakasang armor at napagdesisyonan na kasamang lalaban itong si Doroka. Aces, may mga paganon pa sila Eddie, wow, ika na nga ni Shiro Usagi sa dalawa. May pa-explain pa nga itong si Adonis na ang espada raw ni Doroka ay kayang magwasak ng anumang bakal kaya iwas-iwas nga lang daw ito ng dalaga ay goods na ito. Ngunit sa kabila nito ay kakailanganin niya pera ng kaalaman sa espada kaya naglabas ng isang scroll ang ating bida. Napaliwanag nito ay maging mga babong witch daw katulad ni Doroka ay kayang maintindihan. Diyos ko naman, dami niyong etche mga leche.
Ika na nga nang nabwisit ng kulot sabay binira na ang sandamakmak niyang kamay, na siya na ngang nagpalibot sa dalawa nating bida. Kalaunan ay sabay-sabay na nga nitong inatake sila Adonis at Doroka, na sabay-sabay na nga ring pinagsusuntok at pinagwawasak ng dalawa na tila plato lang na pinagbababasag ang tunog kung papanoorin nyo sa anime, hahaha. Lubos kinabahala naman ang dalawa at sa kabila ng kanina pa nila winawasak ang karamihan sa mga kamay ay tila walang katapusan ang paglusog ng mga ito at di nauubos, hanggang sa mapaluhod na nga itong si Doroka at di na kinakaya. To the rescue naman itong si Adonis sa dalagang walang silbi at tatanga-tanga, na siya nangang hamarang sa mga kamay na lumulusog dito. Naku, yan palang nahihirapan na kayo, Aces, edi palakasin pa natin para kasing kinukulang kayo eh, ika na nga ng kulot na mapang asar sabay inipon ang kanyang mga robot na kamay. Remove limiter, increase output, banggit na nga ni Shiro Usagi, na siya na namang lusog ng mga kamay sa dalawang bida. Abat mukhang di pa rin sisuko si Kuya Adonis at sumagot pera ng spell na tinawag nitong Glipnir, na naglabas ng mga lumiliwanag na mga telanggal ame, na siya nangang hamarang sa mga lumulusob na malaraket na kamay ni Kuya Kulot. Kaliwat kanang basag na plato at baso na naman nga ang maririnig kasabay ng pagkawasak ng mga kamay na robot hanggang sa kalaunan ay nagpormang bola-bola na nga ang mga malatelanggal ame na siyang nagprotekta sa dalawa nating bida. Aba-aba mukhang may ibubuga naman pala kayo eh, ika na naman nga nitong si Shiro Usagi na tila natutuwa pa sa kanyang mga nakikita, kung saan palusab na nga sa kanya ang bola ball ang sinasakyan nila Adonis at Doroka. Warning naman ang hatid ni Ate Charmy at lubhang delikado raw ang bola-bola ng Witch Apprentice ngunit tinawanan lamang ng director at tila may sagot na atake dito. Hummingbird Castle, banggit na naman nga ng kulot sabay nagsibalikan dito ang sandamakmak niyang kamay na robot, at nang papalapit na nga sila Adonis ay hinarang ito ni Shiro Usagi na ginawang malaraket ang mga kamay sa kanyang likod nang mapigilan ang paglusob ng bola-bola ng ating bida. Nagbirahan na nga ng lakas ang dalawa habang itong si Shiro Usagi ay unti-unti naman nap-apa atres gawa ng may kalakihan at kalakasan ng buwelo ng malasanik na bola, ngunit kalaunan ay matagumpay na napigilan gawa ng pangmalakasang rocket nito sa likod. Hanggang sa magulat na nga lang ito nang lumabas bigla sa bola-bola itong si Adonis na rekta babanata na naman sana siya. Abat syempre ultra instinct din si Kulot na pinalabas ang kanyang mga robot kamay kaya di matagumpay ang paganap ni Adonis, ngunit bahagi pala ito ng kanyang plano sabay labas na nga sa eksena ni Doroka na rekta inataki na si Shiro Usagi. Abat kung sinalumo ba naman talaga lahat ng katangahan sa Earth pati buong universe ay tirahin ba naman binti ng isang android ay susmeriasep marimar nagbreak na nga lahat-lahat pati Katniel ay bobo peren talagang hype ka. Maging si Shiro Usagi ay nabwisit at tinuruan ang dalaga na kung aataki ka lang din naman daw ay rektahin mo na sa ulo o kaya puso, at di na raw siya nagduda na laging natatawag na bobo ang dalaga, banat na nga ng kulot kay Ate Doroka mo. To the rescue naman sana si Adonis ngunit ayon na damay patuloy na uppercut nang wala sa oras. Abat ayaw talaga magpatalo ni Adonis at bomb iron na naman ang kanyang maligalame na mga tela-tela na siya na nga nitong pinulupot sa kalabang kulot, at sa wakas nga raw ay nahuli niya na ito. Ayaw din talaga sumuko nang di lumalaban itong reggae na kalaban at isinalansang na nga sa pader itong bida natin gamit ang kanyang mga robot na kamay. Nalubos kinabahala na nga ni Adonis at kung magpapatuloy nga raw ito ay mawawala ang spell niya sa kalaban. Pakawalan mo ko, sigaw na nga ni Adonis sa kalabang humihirit din na mauna daw siyang pakawalan siya. Di ko pwedeng hayaang mamatay si Adonis, banggit na nga ni Doroka sa tabi, sabay kuha ng espada puro na naman drama isaksak mo na susko naman talaga. Ano pa nga ba edi naunahan na naman si ate mo ayon lumipad na sa himpapawid at hiniblat na nga ng isa sa mga kamay na robot nitong kalabang kulot. Buisit awit ka talaga kahit kailan Doroka, ika na nga lang ng ating bida na sumalansang nasa sahig at di nakinaya ang lakas ng mga robot kamay. Dahil nga rito ay nagawa ng makaalis sa pagkakagapos ni Shiro Usagi habang itong umangawa-ngawa peren sa pagkakasabunot sa kanya ng mga kamay na robot. Lubos na bahala na nga si Adonis nang magturo sa mata niya itong si Shiro Usagi at tila napagtanto na mata ni Doroka ang susunod nitong target. Hype ka, di ka na naawa, kita mo ng kinyo lang na sa arugayang dalaga na yan bubulagin mo pa, panggigigil na nga ni Adonis sa kalabang walang awa, habang itong si Doroka naman at tila nagets naman na ang mangyayari sa kanya ay todo drama na naman, at kesyo salamat nga raw sa lahat dito kay Adonis, sa pasensyang ibinigay niya dito,
At kung may wish nga raw sana siya ay sana mas marami pa silang napuntahan at nakita ng magkasama. Sorry Miss Doro Chuchu, ito na last na makikita mo siya, ika naman nga ni Shiro Usagi hanggang sa ayon, chinuchu na mata niya ayayay array. Pa-chuchu na rin po ng like at subscribe ko mga lods, salamat, mwa. Ano pa nga ba at nabulag na ang ating bidang dalaga, gawa ng kabrutalan ng kanilang kulot na kalaban, agad nilapitan naman ito ni Adonis at dito lubos pinag-alala ang labis na pagdurugo ng sugat nitong si Doroka. Abat sa kabila ng galit ni Adonis at sa ginawa nito kay Doroka ay nagawa pang ang tumawa-tawa ni Shiro Usagi at ang matindi ay ginawa pang lato-lato ang mga mata ni Doroka at pinisak mismo sa kanilang harap. Ay sorry, palitan mo na lang ng betlog mo Adonis, banat na nga sa kanya ng kalabang kulot na lubos kinagalit ng ating bida, kaya ayun agad dumamba, paporma na naman sana ito ng kanyang mahiwagang pansulat ngunit since masyadong matagal ang mga paorasyon ni kuya mo ay nauunahan ito lagi ni Boy Kulot sa kanyang mga ataki, kaya ayun pinisikal niya na lamang. Rekta kinuha na nga niyang muli ang natapong panulat at dito bumire ng isang mahika para ma-reflect ang mga ataki ni Shiro Usagi. Naiwasan naman ito ni Boy Kulot ngunit sinamantala naman ni Adonis ang pagkakataon para makatago at mailigtas itong si Doroka. Since grabe nga ang pagdurugo ng mata ng dalaga ay no choice itong si Adonis kundi gamitin ang mga robot na kamay ni Shiro Usagi para sunugin ang sugat ni Doroka nang tumigil ang pagdurugo. Nang inag na nga sa sakit itong si Doroka habang tinatakpan ni Adonis ang bibig nito nang di sila marinig ng kalaban, at nang matapos ay nagpasalamat sa kanya sabay nagsorry na rin. Okay na yun, ikaw naman, nabulag din naman ako, tsaka wag ka na maingay baka marinig pa tayo, ika na nga ni Adonis dito, abat ayaw paawat ni ate at todo salita peren, at todo imagine na nga, na kung sakaling magkakasama raw sila ng school, kung sakaling mga ordinaryong tao lamang sila na may ordinaryong mga buhay, arte dito, ngiti doon, diba parang ang saya noon, ika na nga ng dalagang nag-iilusyon ng ordinaryong buhay na ganoon. Pero bakit ganito, saan ako nagkamali? Sa Smeryasep ate abat talagang nagduda ka pa, anyway ayun nakatulog na ang gaga. Samantala itong bida naman natin ay todo ang inis at di man lang daw niya magawang maprotektahan ang kinyo lang sa aruga na dalaga maging ang lablab niya dati. Adonis, Adonis, where are you? Pagtataka na nga ni Shiro Usagi, hanggang sa nagulat na lang ito nang biglang may kumalabog sa kung saan, at dito tuwang-tuwa na naman nang makita sila Adonis sakay ng isang malaking higanteng istatwa. Ayon naman kay Charmy ay ito nga raw ang ginamit ni Adonis noong lumusab ito sa Capital dati, kaya mag-ingat raw itong director dahil lubha itong mapaminsala. Eddie wow, game ako dyan, ika na nga lang nang tila nage-enjoy pang si Shiro Usagi. Burr naman agad si Adonis ngunit binaisek iwasan lamang ng kulot na kalaban. Uy kulot na salot, papuntahin mo dito Queen Ina mo, at gagawin ko din lato-lato mga mata, isamu mo na rin itlog mong hype ka, ika na nga nang nanggigigil na si Adonis. Nang marinig ito ay tila napaseryoso mood naman si Shiro Usagi at huwag daw madamay-damay ni Adonis ang lablab niya dito, habang si Adonis naman ay walang paki at ayon nagsabayan na nga ang dalawa. Kaliwat ka ng murahan na nga ang dalawa dala ng bawat galit nila sa isa't isa, habang nagkakawasakan na nga ang mga nasa paligid nito, habang ito tulog, buti naman at please huwag ka na po gumising este makisawsaw. Ano na Adonis, hanggang dyan ka na lang ba, panghahamon na nga sa kanya ng kalabang kulot at tila nahihirapan nga raw itong sabayan siya, alam mo kasi problema mo boy, sa Smeryasep naman kasi ang tagal ng pasulat-sulat na ganap mo, tas may delay pa ang activation ng magic mo, para katuloy mang tanga kapag tinitignan kita, patayan kasi ito boy, hindi essay writing, banat na nga sa kanya ni Shiro Usagi, sabay binanatan na nga si Adonis ng isang dambuhalang kamay na gawa sa pinagsama-samang robot na kamay ni kulot na robot. Ay patay tayo na ko naman talaga at nagising na si Doroka. At ano pa nga ba at hinahanap na si Adonis at asan daw ba ito, na namamroblema kung ano gagawin niya since wala raw siyang makita. Bigla na nga lang nito narinig ang boses ni Adonis ngunit hawak na pala nitong si Shiro Usagi, na pilit nagsasalita at tumakas na nga raw itong si Doroka. Hanggang sa ibato na naman nga nitong kalabang kulot at pinaulanan ng sandamakmak na suntok mula sa mga robot kamay nito. Nalubos pinagtaka naman ng dalaga at kung ano raw ba yung mga kamakalabog-kalabog na kanyang naririnig. Sa buwisit nga ni Shiro Usagi ay binalibag nito ang dalagang bulag sabay punit ng damit nito nang may ambag naman daw sa palabas kahit pa kunting kokomelon. Sabay pa flashback sa kanyang lablab na Queen Ina.
na na-meet niya daw accidentally hanggang sa ipaliwanag daw sa kanya ng Queen Ina na tadhana ang nagdala sa kanilang dalawa nang may ipakita sa kanyang picture na tila kamukha niyang di sinabi kung jowa ba nitong Queen Ina dati. Simula nga raw noon ay naging alipin na siya ng pagmamahal. Pagmamahal niya sa Queen Ina. Bakit ko pala tikinukwento sa'yo eh sa di ka naman makakarelate. Anyway, di pwedeng may magkaparehas na witch sa balat ng earth. Damay-damay na rin ito't isama na natin si Adonis na bobo. Ika na nga nang nagmo-moment na kalabang kulot. Abat ayaw talaga paawat ni Doroka at di talaga papayag na walang nasasabi, at kesyo kalaban nga raw ng sangkatauhan ang mga witches, wag na nga raw nito idamay pa si Adonis sa kabila ng mga ginawa nito. Nilusob daw nito ang kapital plus may mga nadamay at namatay ngunit ginawa nga lang daw ito ng binata dahil sa witch hunt na sinimulan ng sangkatauhan. Gusto ko nang tapusin ang walang kwentang patayan ng magkabilang panig, at naniniwala akong hindi sagot ang paghihiganti sa lahat ng mga nangyari. Ngunit maging siya raw ay di na alam kung dapat pa bang patawarin ang mga tao. Pagkatapos ng mga ginawa nito sa kanya ay pat ang ina niyo po ika na nga ng dalaga. Abat boboses ka pa, wala ako paki kung ano nararamdaman mo, ika na nga ng nabwisit na si Shiro Usagi na sinubsob na nga siya sa sahig. Sa gitna ng pagrerebata ng dalawa ay bigla na nga lang nagsalita si Adonis at may request daw siya kay Doroka, na e-cast nga raw ng dalaga ang love spell sa kanya. Kung iyon na nga lang daw tanging paraan para siya ay makagalaw at magmistulang puppet sa dalaga. Dali na kundi malilintikan tayong dalawa rito pagkabwisit na naman nga ng binata sa Papex Petex na dalaga. Nabwisit na nga itong si Boy Kulot sa dalawa at ang dami nga raw mga satsat puro mga mouth, at huwag na nga raw makipagtigasan pa eh sa nasasayang daw ang kanyang oras. O ayan na sipa ka patuloy tagal mo kasi. Rekta na nga si Shiro Usagi kay Adonis habang itong si Doroka ay pam-moment-moment na naman, at sorry daw dahil kinailangan niyang gamitin ang kanyang magic sa ganitong paraan, sabay nag-sorry pa nga kay Chloe. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagliwanag si Adonis na binalutan ng isang mahiwagang liwanag at spell, na kinagulat na nga ni Shiro Usagi, sabay nakatikim na nga ng suntok sa bida nating tila wala na sa kanyang sarili. Pa-flashback na naman nga kung saan binubuli itong si Doroka noong bata pa siya, ukol sa spell niya na kayang kumontrol ng mga taong lalaki. Kaliwat ka ng pangkukot siya na nga ang natanggap nito mula sa mga kapwa niya witch at nakakadiri raw ang kakayahan ni Doroka. Lumayo-layo ka sa amin ah, ang dirty mo, banat na nga ng mga ito sa kanya habang itong dalaga naman ay todo sorry lamang ang sinasabi sa kanila. Maging kay Amoy Alcampor na sino na nga ba ito? Basta, nakalimutan ko, hahaha, ay nakatanggap ito ng pangbabatikos at salot nga raw ng mga witch itong si Doroka. Pambabara dito, pangbabatikos doon, kaya pala nagkadibobo-bobo si ate at kinyo lang talaga sa aruga mula sa mga kapwa nito. Naiintindihan na kita ngayon, ika na nga ni Adonis sa nagulat na si Doroka, at kung bakit daw desperadong desperado itong maging pure and innocent, sabay bigay ng kanyang coat sa dalaga. Ngunit huwag nga raw itong masyadong nag-aalala sa mga bagay-bagay, bamwelo ka, gamitin mo ko hanggat sa gusto mo, ika na nga ni Adonis dito. Tsaka don't worry, di ako mai-in love sa'yo kaya huwag ka assuming dagdag pa nga ni Adonis kay Doroka. Isang malakorona na spell na nga ang lumutang sa ulo ng dalaga habang isang puso-puso naman ang lumutang sa may noo ng ating bida, na tila nagkonekta na nga sa dalawa. Binaida na nga ni Doroka na wala na raw makakapigil kay Adonis ngayon, wala na rin ang mga sugat nito, bilang buto, teklat, amoy, kasabay ng walang katapusang kapangyarihan na dadaloy daw sa ating bida. Teka, ba't ganoon yung love spell niya, yung sakin pucho-pucho lang hype yan pagtataka na nga ni Shiro Usagi habang pinapanood sila. Nagmadali na ngang umalis si Boy Kulot at nakitang medyo tagilid na siya sa pinagsamang kapangyarihan ng dalawa. Ngunit sa kasamaang palad ay may kahabaan ang magic espada ni Kuya Adonis mo kaya ayon nadali peren siya. Padali na rin lods ng like at subscribe ko dyan, salamat, mo. Wala nang ang sinayang na oras pa itong si Adonis at maging sa ere ay sinundan si Boy Kulot, na lubhang nagulat sa pagbabago ng lakas ng ating bida. Unti-unti nang ang pinagkakalas ni Adonis ang kamay at binti ni Shiro Usagi na walang magawa kundi ngumawa. Uy teka time out, ika na nga lang ng kulot at di na nga pinagbibigyan ng ating bida na sumagot man lang ng atake. Sa kabila ng pakiusap nito ay nagpatuloy pa rin nga itong si Adonis na nag-cast na naman ng isang panibagong spell,
At sa kung saan ay nagsimula nang ang bumagsak ang snow mula sa langit, na ayon dito kay Doroka ay spell na mismong ginamit ni Chloe dati para wakasan ang daang taong pagkatuyot ng mundo. Sa kadesperaduhan ni Shiro Usagi ay napagrugrugru na lamang ito sa galit sa Vibera ng pagkarami-rami niyang robot na kamay, ngunit wala talaga at binasek lamang ng ating bida. Hoy tanga, banat na naman nga ng desperadong kulot sa bida nating dalaga at pigilan nga raw nito si Adonis kung hindi pare-parehas silang mamamatay sa lamig. Sino ba nagsabi na mamamatay kami sa lamig? Ribat na nga ni Doroka sabay apoy ay lumabas sa kanilang kinatatayuan, na kinabwisit na nga lang ng mangtangang kulot na salot. Abat ayaw talaga pat-alo ni Shiro Usagi na muling inataki na naman si Adonis, ngunit di pa man siya nakakalapit at bumoboses pa lamang ay natigilan na lamang ito sa kanyang kinatatayuan gawa ng todo-todong lakas na nilalabas ng ating bida, hanggang sa unti-unti na itong nagyelo sa kabila ng kakang-awa nito. Sa lakas ng kapangyarihan ni Adonis ay maging mga taga-desyerto ay nadama ang bigla ang pagbabago ng temperatura sa kanilang kapaligiran, at siyang tunay mula sa malayo ay natanaw nitong si Mr. Punch ang tila tidal wave ng kapangyarihan na sa kanila ay papalapit, kaya agad sinabi sa kanyang mga kasamahan na mag-itago ang mga ito sa kani-kanilang tirahan. Siyang tunay nga kalaunan ay binalot na sila ng malabag yung ulan ng yelo na lubos nilang pinagtaka, habang sila Charmy naman ay lubos din ang pag-aalala at wala na nga silang makuhang video feed mula sa kanilang director Shiro Usagi, maging ang vital signs nito ay wala na din kaya di sila sigurado kung buhay pa raw ba ito o dead gook na. Sa gulat nga nila nang tignan nila sa kanilang satellite ay isang dambuhalang bagyo ang kanilang nakita na bumabalot sa halos kalahati ng buong mundo. Maging si Director Oz ay nabahala at kaya raw pala hirap sila na masupil ang tinaguriang Witch Apprentice dahil ganito ang kapasidad ng kapangyarihan. Nagmistulang North Pole na nga ang lugar nila Mr. Punch sa lamig at sa dami ng snow na sa desyerto ay bum a lot, na lubos pinag-alala kung okay lang daw ba sila Adonis at Doroka. Samantala, balik naman sa ating mga bida na pinakitang magkayakap matapos ang pangmalakasang spell na ibinire nitong si Adonis, at sa kung saan ay bigla na lamang lumutang ang imahe ni Bibi Chloe, na masayang niyakap ang dalawa nating bida, at tila proud sa binata at gaya nga raw kasi ng promise nitong si Adonis ay gagamitin niya lamang ang kanyang magic sa pagprotekta ng iba, at kilaw na'y bumalik din sa heaven at may naiwan daw siyang sinasaing. Ano to, pagtataka na nga ni Doroka ng mak-apa ang bumabalot na armor sa kanya at ang legamgam daw sa pakiramdam, sabay tanong na nga kay Adonis na prinotektahan siya. Nang mapansing mahihimatay na ang binata ay agad na ngang inalis ni Doroka ang kanyang love spell, na siya na ngang rekta pagbagsak ni Adonis dala na rin ng sobrang pagod. O shit naman si ate at mukhang nasobrahan ang paggamit ng spell na lubos na ngang kinabahan, kaya agad tinignan kung tumitibok pa ang heart ni Adonis. Abat may bomuzas na naman sa tabi, kung saan pinakita na nga itong si Shiro Usagi na buhay parent, at sinabing kamukha nga raw ng dalawa nating bida ang queen ina niya at ang past lover boy nito, at may pa-message pa nga na kung sakaling makatagpo nga raw nila ang kanyang queen ina, ay sabihin nila na bagamat di raw siya nagtagumpay na kunin ang incarnation, ay ginawa niya naman lahat, at kilaw na'y nawala na nga kasabay ng pagkawasak ng yelong bumabalot dito. Pagtataka naman ang nadama ng dalaga at ano raw ba ang tinutukoy nitong incarnation, hanggang sa tinawag na nga siya ni Adonis na nagising na mula sa pagkakahimatay nito, kaya smile na naman ito at sinabi ni Adonis na aayusin nga raw nito ang kanyang mga mata promise. Samantala, sa syudad ng Redia ay pinakita naman ang isang chicks na pejoging jogging while smiling, na todo pa cute sa mga tao, na nakilala na nga ng mga ito at ang queen ina pala na si Dorothea. Tuwang-tuwa naman ang mga tanga at nakita ang kanilang reyna na nakikisalamuha sa labas, na pakaway kaway sa mga kaliwat ka ng mga mata ng madlang the barkads. Pag-aalala naman ang nadama ng mga gwardya at dapat daw nagpapasama peren ang reyna dahil delikado sa labas, ngunit pinabulaanan lamang ng queen ina at todo-todo naman daw ang pagmamahal sa kanya ng mga person kaya huwag daw masyado kabado ang mga ito. Teka pala, kumusta yung request natin sa mga crowns? Tagal ko na naghihintay, ika na nga ng queen ina sa kanila, na kung sakaling di nga raw pagbigyan ang kanyang request ay sabay ipinakita ang mga lugar na kinabibilangan ng Eastern Nation of Susher, ang Military Nation of Mika, ang Single Mother Nation of Orion Sono na tila may jaunties na witch, at ang Mark Point Medical Nation na puno ng mga nurse, sabay balik sa queen ina na sinabing kung di siya pagbibigyan ay magdedeklara siya ng digmaan sa mga ito.
Samantala, balik naman sa ating mga bida, kung saan kamot-ulo na nga lang itong si Adonis at di inakalang pagkalawak-lawak ng inabot ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kasalanan nga raw ni Doroka at sa dalalang naman ito ng love spell niya sa binata, dahil nga sa spell ay nagsilbi itong tulay maging sa mga nadarama nitong si Adonis at nadama rin itong si Doroka, lalo na ang hugot nito kay Chloe. Huwag mo na masyado isipin yun, ika naman ni Adonis at siya naman daw ang may gusto na i-cast nito sa kanya ang spell, at aminadong may kalakasan si Boy Kulot kanina, at kung nagkataon daw ay di niya talaga ito matatalo kung wala ang tulong nitong si Doroka. Itaas mo, banggit na nga ni Adonis kay Doroka. Ang alin, pagtataka naman ng dalaga, yang bangs mo buisit ka kung ano-ano na naman iniisip mo dalina. Ay sorry naman bulag diba, siguro ang pangit ko na, ika na nga ni Doroka kay Adonis. Huwag ka mag-alala dati naman na, tsaka tigil-tigilan mo na nga kaka sorry, alam naman namin na likas kang tanga, lampa, bid-abida, siguro huwag mo lang masyado ipagkalandakan, na kinabuisit na nga nitong si Doroka. Ngunit sa kabila nga raw ng kakulangan nito sa aruga ay tunay naman daw ang kabaitan nito kaya huwag na nga raw itong masyadong mag-alala. Kalaunan ay nilagyan na nga ng pirang sa mata ni Adonis itong dalaga para di ito masyado mag-alala sa peklat nito sa mata. Sabay de lulu moment na naman nga si ate mo at tila pakiramdam niya raw ay niyayakap siya ni Adonis, kaya ano pa nga ba at batok na naman ang natanggap nito mula sa ating bida. Huwag ka asyumera, si Chloe lang lablab ko ika na nga ni Adonis sa pasaway na dalaga. At wa-epek nga raw ang love spell ni Doroka sa kanya, na nagpangiti na nga lang sa ating bidang dalaga. Kalaunan ay nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakbay at di nga raw sila pwedeng matenga sa lugar na yon. At di pa man nga nakakalayo ay nagpakitang gilas na naman ang lampa. Gulat na nga lang si Doroka nang ayaw na bitawan ni Adonis ang kanyang kamay, at hawakan na nga lang daw ng binata at madulash ang kanilang daan. Wait lang sure ka, baka ma-fall ka estimada pa, banat naman nga ng dalaga sa kanya. Huwag ka mag-alala, tsaka may bobo kasing witch na nakapagsabi sakin dati na magtulungan daw kami, ribat naman nga ni Adonis dito. So ayun, magkasama nang naglakbay ang dalawa, the end. Ay wait may humabol pa, pinakitang nagising na mula sa pagkakoma itong kapatid ni Director Yamato, nagigil at ipaghihiganti niya raw ang kanyang bro, nako nangangamoy season 2. Siguro naman magla-like at subscribe ka na lods, kahit ngayon man lang, hihi, salamat, muah.